Kabanata 531. Ang eksenang iyon ay parang may tumagos na bala sa puso ni Gideon. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang kanilang pekana ay nagkamali ng husto. At maaaring madala siya sa masamang sitwasyong iyon. Mabilis na sinulyapan ni Sharon Edwards ang kanyang mga tao na kinuha ang kamera at itinutok kay Adam. Napasigaw din sa pagtataka ang ibang mga reporter at manunood. Oh my gosh! Niloloko ba ako ng mata ko? And nabuhay naman talaga siya. Nagbalik siya ng isang tao mula sa mga patay. Isa siyang banal na doktor. Sobrang cool niya. Baka siya ang reincarnation ng mystical doctor. Walang dahilan para purihin siya o anuman. Huwag kalimutan na siya ang may pananagutan sa halos mamatay na pasyente. Ang pagliligtas sa pasyente ay walang iba kundi ang pagsisisi. Huminga ng malalim si Daniel at humiling. Tay, maaari mo bang sabihin sa publiko kung sino ang nagtangkang pumatay sa iyo? Ang lahat ng mga nanunood ay nakatingin kay Adam noon. Sino sa kanyang dalawang anak ang anak na anak? At alin ang halimaw? Galit na pinandilata ni Adam sina Jeremy at Lily. Noon, parehong natulala na sina Jeremy at Lily. Pinag-isipan nila ito ng mabuti. At pinlano nila ang lahat. Ngunit hindi nila akalain na kayang buhayin ni Daniel si Adam. Tapos na. Tapos na ang lahat. Bilang karagdagan sa habang buhay na diskriminasyon at pagsaway. Mahaharap din sila sa mga legal na kahihinatnan. Nasara ng loob si Lily nang maisipan niyang makulong. Lumuhod siya at humagulgul. Natutuwa akong bumangon ka, tatay. Salamat sa mga Diyos. Kasalanan natin lahat ito. Hindi ka namin binantayan. Ni hindi ka namin inalagaan. Nagkamali kami. At ipinapangako namin na pakikitunguhan ka namin ng mabait sa hinaharap. Patawarin mo kami kahit minsan lang. Napaluhod na rin si Jeremy at humihingi ng tawad kay Adam. Humingi sila ng tawad kay Adan at umaasa na hindi niya sasabihin sa publiko ang totoo. Sa kasamaang palad, nadurodge na nila ang puso ni Adan at sinubukang patayin siya ng dalawang beses. Kaya walang paraan na patatawarin sila ni Adan. Kinagat ni Adam ang kanyang mga ngipin at pinagalitan. Jeremy Hinton, hindi ka magalang na anak. Sinubukan mong patayin ang sarili mong ama at iframe ang nakababatang kapatid mo para lang nakawin mo ang pera niya. Mas malala ka pa sa mababangges na hayop. Bakit may anak akong katulad mo? Dapat sinakal na kita noong araw na ipinanganak ka. Nagsimulang umubo si Adam pagkatapos sabihin ang ilang pangungusap na iyon dahil sa sobrang galit niya ay nagkasakit na naman siya. Mabilis na hinaplos ni Daniel ang likod ni Adam para ay comfort ito. Naging masigla muli ang buong lugar. Nakakagimbal na pangyayari. Nalaglag ang panga ng lahat ng manunood. So si Jeremy ang may kasalanan noon. Para lang sa pera, sinubukan niyang patayin ang kanyang ama at iframe ang kanyang kapatid para dito. Pagkatapos ay nagpanggap na inosente. At si Daniel, ang pinagalitan namin. Ang marangal. Agad na nagalit ang mga manunood at sinimula nila si Jeremy. Yung asshole. Tiyak na naabot niya ang isang bagong kahinaan para sa kalupitan ng sangkatauhan. Nakakita na ako ng kasamaan noon. Ngunit hindi pa ako nakakita ng karumal-dumal na ganito. Niligaw tayo ng kumag na yun kanina. Damn it! I really want to kick his ass now. Sensitibo ang mga reporter. At alam nilang magiging viral ang kagilahil-alas na pagbabago ng kaganapan. Kaya nagsimula silang mag-shoot ng mga larawan ni na Jeremy at Lily. Lumingon si Daniel sa mga security guard sa likod ng mga pinto at sinabihan. Security, pakisuyong dalhin ang dalawang ito sa istasyon ng pulis. Dapat silang parusahan ng batas kung hindi ay hindi mapapanatag ang publiko. Agad namang sumugod ang mga security guard para pasukin ang dalawang kriminal. Nataranta si Jeremy at muli siyang nagmakaawa. Tay, anak mo ako, ang biological mong anak, at si Daniel, kapatid mo ako, hindi ka maaaring maging ganoon kalupit. Pamilya tayo, malupit,
Naipakita mo na sa amin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng malupit noong sinubukan mo akong patayin at i-frame ang iyong kapatid. Galit na saway ni Adam habang hinihingal. Kabanata 532. Kung kami ay kasing lupit mo, binugbog ka sana namin hanggang sa mamatay. Sa halip na ipadala ka sa kulungan. May sasabihin pa si Jeremy. Pero nilapitan sila ng mga security guards at inilabas sila ni Lily. Huminga ng malalim si Daniel at nagpayo. Calm down, Dad. Huwag kang magalit. Hindi worth it kung magkasakit ka ulit. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Gayunpaman, ikinaway ni Adam ang kanyang kamay at bumaantong hininga. Daniel, Hannah, may kailangan akong sabihin sa inyong dalawa. Tulala ako noon at napabayan kayong dalawa habang lumalapit kay Jeremy. Iniisip ko, hindi ko alam kung ano ang iniisip ko. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong dalawa. Hindi ko dapat pinaburan si Jeremy. At siguradong hindi ako dapat tumahimik nang binubuli ni Jeremy ang inyong dalawa. Tinulungan ko pa siyang saktan ka. Hindi ako tumulong sa pag-aalaga sa iyong anak. At isinulat ko ang aking kalooban para ibigay kay Jeremy ang lahat ng aking kayamanan. Ako ay makasalanan. At hindi ako karapat-dapat sa iyong kapatawaran. Ngunit nais ko pa ring humingi ng tawad sa lahat ng paghihirap na iyong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Habang nagsasalita si Adam, malayang tumulo ang kanyang mga luha at humagulgol siya sa kanyang puso. Kada dating lang ni Hannah, at nang marinig niya ang sinabi ni Adam ay nagwala ang kanyang emosyon. At humagulgol siya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nanginginig din ang labi ni Daniel. At hindi niya napigil ang mapaluha. Ilang dekada na silang nagdusa at napagkamala ng napakatagal. Ngunit sa wakas ay humingi sila ng tawad. Ang galit at stress sa kanilang mga puso ay nawala ng husto. At ito ay normal para sa kanila na umiyak habang hinahawakan nila ang kanilang masalimuot na emosyon. Pinunasan ni Daniel ang kanyang luha at sinabing, Tay, nakaraan na ang lahat. Pamilya pa rin kami. Ihahatid na kita sa kwarto mo para makapagpahinga ka na. Tinulak ni Daniel si Adam sa kwarto ng pasyente. Salamat, Dexter. May pasasalamat na sabi ni Hannah pagkatapos nitong pumunta sa gilid ni Dexter at hinawakan ang braso nito. Hindi ko man lang pinangarap na ang matandang umutot ibig sabihin. Ihingi ng tawad sa amin ang lolo mo. Natupad mo na ang pangarap ko. At tuluyang nawala ang hinaing at sakit na aking pinipigilan sa loob ng mahigit 30 taon. Salamat. Maraming salamat. Kung hindi lang niya manugang si Dexter. Malamang napaluhod na siya para magpasalamat. Mabilis na tinulungan ni Lacey si Hannah na panasan ang kanyang mga luha at sinabing, Nay, hindi na kailangang magpasalamat kahit kanino. Kung tutuusin, pamilya naman tayo. Tumanggo si Dexter bilang pagsang-ayon at sinabing, Tama siya, Nanay. Kami ay isang pamilya, kaya hindi namin kailangang maging magalang. Kahit nawala ako, naniniwala akong malalaman ni Lolo ang kanyang mga pagkakamali sa bandang huli at hihingi pa rin siya ng tawad sa iyo. Pinunasan ni Hannah ang kanyang mga luha at sumang-ayon. Oo, pamilya tayo. Malungkot na ba maantong hininga ang mga manunood? Kahit na hindi nila alam ang mga detalye. Ngunit ang mga salita ni Adan ay nagbigay daan sa kanila na hulaan kung ano ang pangkalahatang sitwasyon. Pinapabore noon ni Adam si Jeremy at ang kanyang pamilya at pinabayaan niya si Daniel at ang kanyang pamilya. Tinulungan pa ni Adam si Jeremy na saktan si Daniel. Bumantong hininga ang isang tao at itinuro. Mukhang ang panganay na anak ay naging halimaw. Habang ang nakababata na may kagaspangan ay tumaas sa itaas ng tae na kinalakihan niya at naging isang marangal na tao. Ang kanyang mga salita ay bastos ngunit tumpak. Nakita ni Gideon na ang lahat ng pag-asa ay nawala. At siya ay bamantong hininga ng kaunti bago siya sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad para sa kanya. Dexter ay hindi tungkol sa kanya o panghuk na madaling. Umisi siya at itinuro. Aalis ka agad, Direktor. Pasalita mong sinabi na kung nailigtas namin ang pasyente. Aaminin mo na napabayan mo ang iyong tungkulin. Ang iyong kapabayaan ay halos magbuwis ng buhay.
At kahit na baliwalayin natin ang mga legal na isyu na kailangan mong harapin, at least, kailangan mo pa rin humingi ng tawad. Namula agad ang mukha ni Gideon sa hiya. Gayunpaman, lumaban siya at pinabulaanan. Bullshit! Kino-frame mo ako. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin at sumusunod sa karaniwang pamamaraan. Paano yun isang kapabayaan sa tungkulin na halos magbuwis ng buhay? Umisi si Dexter. Standard procedure. Nako, puro kasinungalingan lang iyon. Inisip mo na ang pasyente ay patay na. Kahit na ang ospital ay hindi naglabas ng anumang mga deklarasyon ng kamatayan. At ang coroner ay hindi nagpadala ng anumang mga ulat. Standard procedure ba iyon? Maaaring subaybayan ng Departamento ng Kalusugan ang sitwasyon ngunit hindi ito autorisadong arestuhin ang sinuman. Gayunpaman, kinapos mo ang isang inosenteng lalaki at muntik mo na siyang madala. Standard procedure ba iyon? Ang mas masahol pa, ang pasyente ay nagpakita ng mga palatandaan ng buhay at nagkaroon ng tibok ng puso. Ngunit nais mong guluhin at pigilan ang doktor na magligtas ng isang buhay. Standard procedure ba iyon? Kabanata 533. Natigilan si Gideon sa mga tanong ni Dexter. Sumama ang manunood at sinundan si Gideon. Humingi ng tawad. Dapat siyang humingi ng tawad. Siya ang direktor ng departamento. Ngunit binaliwala niya ang halaga ng isang buhay at halos pumatay ng isang tao. Iyan ay isang napakaseryosong kapabayaan sa tungkulin. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Dapat din siyang parusahan ng batas. Paano siya ang direktor kung ang kanyang husay ay hindi man lang maihahambing sa isang regular na doktor? Dapat talaga may magtanggal sa kanya. Nasa matinding kalagayan noon si Gideon. Mayroong tatlong grupo ng mga tao na tunay na makakasakit sa isang pampublikong pigira at lingkod. Ang unang grupo ay ang mga miyembro ng Discipline Inspection Commission. Ang pangalawang grupo ay ang kanilang mga nakatataas. At ang pangatlo at pinaka-nakakatakot na grupo ay ang mga galit na mamamayan. Maaaring magpalutang ang tubig sa isang bangka. Ngunit maaari rin itong lumubog. At ang mga mamamayan ay parang tubig. Kung hindi niya mapatahimik kaagad ang galit na mga mamamayan at ang mga bagay-bagay ay nawala ng kontrol. Maaari siyang mawala ng trabaho at maaaring masentensyahan pa ng kulungan. Siya ay na-corner at kailangang aminin ang pagkatalo. Nag-apologetic expression si Gideon at sinabing, "I am so sorry, Mr. Cruz. Ang pagkakamali ko sa aking trabaho ay nagdulot ng labis na problema para sa iyo. Matututo ako sa karanasang ito at hinding-hindi na ako gagawa ng ganoong pagkakamali sa hinaharap." Sa sandaling iyon, lubos na nahihiya si Gideon. Siya ang palaging hinihingi ng paumanhin ng mga nagtatrabaho sa industriya ng medikal at hindi na kailangang gumawa ng mga bagay sa kabaligtaran. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, nahihiya siyang manatili doon. Kaya napayuko siya at nagmamadaling umalis. Agad na napatingin si Dexter kay Hadley na nagtatago sa gitna ng mga tao. Nagpalit na si Hadley sa kanyang regular na suot matapos bugbugin si Jeremy at ang iba pa. Nang makita niya ang hudyat ni Dexter, agad niyang natanggap ang mensahe at nagsimulang sumunod kay Gideon ng palihim. Labis na inis si Hadley noon. Isa akong international assassin mula sa kilalang Necromancer Assassin Organization. At gayunpaman, narito ang pagtrato mo sa akin tulad ng isang nakakatakot na lingkod. Sobra na ito. Pagkatapos ay bumaling si Dexter sa mga reporter sa site at sinabing, "Ibinahagi mo ang balita bago ay verify ang iyong impormasyon at nasaktan ang reputasyon ng parehong Linton Group at Heartland Hospital. Hindi ba dapat humingi ka rin ng tawad?" Napayuko ang mga reporter sa kahihiyan. Gayunpaman, walang humingi ng tawad. Hindi masyadong komprehensibo o binuo ang batas ng Eurasia tungkol sa pagkalat ng fake news. Kaya walang magawa si Dexter sa kanila kahit na nagbahagi sila ng fake news. Umisi si Dexter at dagdag pa. "Okay. Fine. Sana ay manatiling matigas ang ulo mo hanggang sa huli." Naglakad palayo ang mga reporter sa kahihiyan sa gitna ng batikos ng mga manunood. Kumarap si Sharon Edwards at ang kanyang team of reporters sa gilid ni Dexter bago siya bumulong.
Mr. Cruz, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong gumawa ng ilang PR para sa Linton Group? Sagot ni Dexter, hindi pa, Ms. Edwards. Mayroon ka bang mapagkakatiwala ang nagtatrabaho sa iyo? Isama ang taong iyon sa iba pang mga reporter. Kung tama ako, ang mga reporter na iyon ay gagawa ng deal sa lalong madaling panahon pagkatapos. At kailangan ko ang taong iyon na itala ang buong bagay. Tinapik ni Sharon Edwards ang binata na nakasuot ng salamin at tumabi sa kanya. Gordon, gagawin mo ang misyon na ito. Utos ni Sharon. Tumango naman agad si Gordon at tuwang-tuwa. Got it. Huwag kang mag-alala. Ang misyon ay matutupad ng walang sagabal. Pagkatapos noon, nagmamadali siyang lumapit at nakipag-blend sa iba pang reporters. Pinapaalis siya ng kanyang amo sa isang mahalagang misyon. At tila malapit na ang kanyang pagkakataon na palakihin ito. Magalang na ngumiti si Dexter sa team of reporters ni Sharon at sinabing, salamat. Mangyaring umuwi at magpahinga. Nagkakaroon na ng verbal war. At muli kaming aasahan sa iyo. Ang mga mamamahayag ay lahat ay masaya na pinahahalagahan. Masyado kang mabait, Mr. Cruz. Ito ang ating tungkulin. Ang pagpaparusa sa kasamaan at pagpapalaganap ng hustisya ay ang aming panawagan. Hindi ito nakakabahala sa amin. Matapos paalisin si Sharon at ang iba pa, ibinalik ni Dexter si Lacey sa kwarto ng pasyente. Kasabay nito, matagumpay na nakasama ang pinagkakatiwala ang aide ni Sharon na si Gordon sa grupo ng mga reporter. Ang mga reporter ay mula sa 7 o 8 magkakaibang kumpanya. At walang nakakakilala sa isa't isa. Kaya walang naghinala kay Gordon. Hindi sila nagkalat pagkalabas ng ospital. Sa halip, sabay silang lumipat sa isang liblib na sulok. Maya-maya ay dumating si Mr. Terence upang makipagkita sa kanila. Ang isa sa mga reporter ay nag-voice up kaagad. Mr. Terence, pakibank in ang natitirang pondo. Mukhang hindi masaya si Mr. Terence nang sumagot siya. Hindi mo nagawa ang iyong misyon. Kaya wala kang karapatan sa natitirang bahagi ng pondong iyon. Kabanata 534. Kinabahan agad ang mga reporter at itinuro. Mr. Terence, hindi tama iyon. Ginawa namin ang iyong hiniling at ibinahagi ang balita. Ang katotohanang inilantad ay hindi natin kasalanan. Sa iyo ito, sumagot si Mr. Terence. Maaari kong i-bank in ang natitirang pondo kung bibigyan mo ako ng pabor. Sabihin lang sa amin kung ano ang gagawin. Sabi ng mga mamamahayag, itinuro ni G. Terence. Hindi mo maaaring bawiin ang peking balitang ito at hindi mo maaaring hayaan ang Linton Group na linawin ang sitwasyon. Kung mag-trend ang balitang ito ng mahigit 10 araw, babayaran ko ang bawat sentimo na ipinangako ko sa iyo. Kung ang balitang iyon ay tumagal ng 10 araw, akalay ng lahat na ito ay totoo kahit na hindi. Saglit itong pinag-isipan ng mga mamamahayag. Sa huli, tumanggo sila at sumang-ayon sa mga tuntunin. Walang problema. Magagawa natin iyan. Sabi ng isang reporter. Matapos ayusin ang usapin, bumalik ang mga reporter sa kani-kanilang tahanan. Si Gordon, gayunpaman, ay bumalik sa ospital na may naitalang ebidensya sa kanyang telepono. Kailangan niyang ibigay ang assignment niya kay Dexter. Sa loob ng kwarto ng pasyente. Nakatulog na si Adam at si Daniel ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Pagpasok ni Dexter sa kwarto ay mabilis na tumayo si Daniel. Gustong pasalamatan ni Daniel si Dexter. Pero hindi magaling magsalita ang una. Sa huli, ang 1,000 pasasalamat na salita ay pinagsama sa isang pangungusap. Dexter, ako ay magiging isang full-time na babysitter para sa iyong mga anak. Namula si Lacey at sinabing, Tay, ano ang sinasabi mo? Umisi si Dexter at sumagot. You don't need to thank me. Dad, ikaw ang nagbalik kay lolo mula sa bingit ng kamatayan. At dapat kang magpasalamat sa iyong sariling kasanayan sa medisina. Umisi si Daniel at tinuro. Dexter, baka kaya mong lokohin ang iba. Pero hindi mo ako kayang lokohin.
Ikaw ang gumawa ng himala at bumuhay sa kanya. At ako ay walang iba kundi isang oportunista na sumakay sa iyong mga coattail. Sabihin mo sa akin kung paano mo binuhay ang iyong lolo. Dexter. Sagot ni Dexter. Simple lang. Ibinigay ko kay lolo ang mga karayom na nag-iingat ng buhay noong nakaraang araw. Ang pamamaraang ito ay maaaring pahabain ang buhay ng isang tao ng isang araw hanggat ang lalaki ay hindi pinugutan ng ulo o pinatuyo ang kanyang dugo. Nagkaroon lang ng allergic reaction si Lolo. Kaya nailigtas nito ang kanyang buhay. Lacey chimed in and inquired. Dexter, ano yung binigay mong halaman sa tatay ko? Napansin ko na mas gumanda ang lolo ko pagkatapos kunin ito. Paglilinaw ni Dexter. Yan ang Rhodiola rosea, herb na nakakapagpagaling ng lahat ng lason. Na-neutralize nito ang nilalaman ng amoxicillin. Kaya natural. Mas mabuti si Lolo pagkatapos itong inumin. Ang realization ay tumama sa lahat. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang Rhodiola rosea. Gayunpaman, at ipinapalagay na ito ay isang normal na damo lamang. Tinitigan ng mabuti ni Daniel si Dexter at nagtanong. Dexter, sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang relasyon mo at ng Great Marshall? Hindi maipaliwanag na kinabahan si Dexter nang marinig ang tanong na iyon. Darn it! Paano niya nalaman? Si Lacey at Hannah, gayunpaman, ay parehong hindi na kaimik. Seryoso honey, kalawangin na ba ang isip mo? Paano kaya makikilala ni Dexter ang Great Marshall? Tama, napakayabang ng asawa kung ito na kung kilala niya talaga ang Great Marshall. Buong araw na siyang nagbunyi. Pagkatapos ay nilinaw ni Daniel. Kayong mga babae ay hindi alam ang tungkol dito. Ngunit ang ammo needle ay ang pinakamahusay na acupuncture technique sa buong Eurasia at nilikha mismo ng Great Marshall. Iilan lamang sa mga kamag-anak at disipulo ng Great Marshall ang nakakaalam kung paano gawin ang mga pamamaraan ng acupuncture na iyon. Paano natutunan ni Dexter ang mga technique na iyon kung hindi niya kilala ang Great Marshall? Matapos marinig iyon, parehong naging seryoso sina Lacey at Hannah. Mukhang problemado si Lacey nang lumingon siya kay Dexter at nagtanong. Dexter, H, paano mo nakilala ang Great Marshall? Ang sino mang may anumang koneksyon sa Great Marshall ay kailangang maging makapangyarihan. Bakit ka nasa isang maliit na lungsod tulad ng Oakhart City? M, may lihim ka bang motibo para manatili sa tabi ko? Kabanata 535. Masalimuot ang emosyon ni Dexter. Ang pinakamalayong distansya sa mundo ay ang emosyonal na distansya sa pagitan ng dalawang tao na malapit ng ikasal. Ngunit ang isa ay natatakot pa rin na ipaalam sa isa ang kanyang tunay na pagkatao. Sa sandaling iyon, wala siyang duda na kung aaminin niya na siya mismo ang Great Marshall. Iiwan siya ni Lacey. Kahit na manatili siya, ang kanilang relasyon ay mahihirapan pa rin. At ang kanilang pag-iibigan ay hindi magiging kasing lakas. Kinailangan ni Dexter na magsabi ng puting kasinungalingan para maprotektahan ang pag-ibig na iyon. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Kung kilala ko talaga ang Great Marshall, kailangan ko bang maghirap na magbayad ng 300,000 para sa kasal? Agad na nakahinga si Lacey. At nakahinga siya ng maluwag nang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Sabi ko na nga ba, ikaw ay napakasamang pang. Kaya walang paraan na ang Great Marshall ay panatilihin ang isang tulad mo sa paligid niya. Natahimik si Dexter. Medyo marami iyon. Sino sa palagay mo ang tinutukoy mo bilang isang minpong? Nanatiling nagdududa si Daniel at nagtanong. Kung hindi mo kilala ang Great Marshall, saan mo natutunan ang ammo needle? Sagot ni Dexter. Simple. Natutunan ko ito mula sa ammo needle notebook. Nanlaki ang mga mata ni Daniel sa gulat at napamura. What the hell? Pinag-uusapan mo ba ang ammo needle notebook na inilathala ng Eurasia Medical Publishing? Yung mabibili sa kahit saang bookstore. Tumango si Dexter at sinabing. Tama. Pinunasan ni Daniel ang pawis sa kanyang noo. Tumibok ang kanyang puso sa gulat nang sabihin niyang. Dexter, I think you have pulled a lifetime of luck on this incident today. Anong ibig mong sabihin? Dad, nabubuluhang tanong ni Dexter. Sumagot si Daniel.
Alam ng lahat na ang librong iyon ay isang knockoff ng totoong Amo Needle Technique at ito ay peke. Gumamit ka ng peking technique para tretuhin ang lolo mo. Pero hindi mo lang siya pinatay. Nagawa mo pang buhayin. Ano pa kaya kung hindi swerte? Hindi na kay Mick at Nina si Dexter nang magtanong siya. Tay, sinong nagsabi sa iyo na peke ang libro? Sagot ni Daniel. Ano pa kaya? Ang Amo Needle ay ang pinakamahusay na acupuncture technique sa Eurasia. At ang tagapagtatag nito ay may panuntunan tungkol sa kung paano hindi maibabahagi ang technique sa publiko. At saka, sa mga lalaki lang daw ang technique at hindi sa mga babae. Ang sabi-sabi ay marami sa mga kamag-anak ng Great Marshall ang gustong matuto ng pamamaraan. Ngunit tumanggi siyang turuan sila. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon. Paano may leak ang pamamaraang iyon? Lalo pat may publish sa isang libro. Napabuntong hininga si Dexter sa sobrang inis. Tila totoo ang lumang kasabihan. Ang mga tao ay likas na nagtatanong ng kabaitan at ipagpalagay na mayroong isang lihim na motibo o isang pagsasabuatan. Sa katunayan, talagang ginugol ni Dexter ang kanyang sariling pera upang may publish ang aklat na iyon. Kaya ang mga diskarteng ibinahagi ay kasing totoo nito. Sa kasamaang palad, ang mga TCM practitioner ay may hindi binibigkas na panuntunan tungkol sa kung paano nila dapat panatilihin ang kanilang mga natuklasan sa kanilang sarili. Dahil dito, maraming TCM practitioner ang nag-akala na ang Great Marshall ay hindi kailanman magbabahagi ng ganoong kakaibang pamamaraan ng acupuncture. Ang pag-iingat ng mga sikreto at pagtatago ng mga pagtuklas na ganyan. Magiging himala kung magtatagal ang TCM. Ang mga Western medical practitioner sa kabilang banda ay ibinabahagi sa publiko ang kanilang mga resulta sa sandaling makuha nila ito. Ang bawat isa ay nagbahagi ng magandang impormasyon at natuto sa pagkakamali ng bawat isa. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay maliwanag kung bakit ang kanluraning medisina ay napakapopular. Nagpa siya si Dexter, noon at doon, na maghanap siya ng ilang oras upang pag-usapan ang bagay na iyon sa pinuno ng TCM Association. Si Sean Thompson, na pagtanto ni Daniel na marahil ay parehong abala sina Dexter at Lacey sa Linton Group. Kaya pinaalis muna niya ito, habang sila Hannah naman ay naiwan para alagaan si Adam. Bago sila umalis, pinaalalahanan ni Daniel si Dexter. Mag-iingat ka sa mga susunod na araw. Pakiramdam ko ay si Gideon ang naghahabol sa Heartland Hospital. At muli niya tayong hahabulin dahil nabigo siya sa pagkakataong ito. Kuminga ng malalim si Dexter at nilinaw. Dad, he's not after Heartland Hospital. Inahabol niya ang buong Linton Group. Kung laban lang siya sa Heartland Hospital, ipinasara na lang niya ang ospital. Ngunit sinubukan niyang bawiin ang lisensya ng Linton Group para mag-operate sa industriya. Na-curious si Daniel nang tumama sa kanya ang paghahayag. Ngayong nabanggit mo na, bakit niya ipinilit na bawiin ang lisensyang medical ng Linton Group? Naiisip ito ni Dexter at sumagot. Ang hula ko ay sinusubukan niyang pigilan kami sa pagsasama sa Reagan Pharmaceutical. Kung tutuusin, kung mawawalan tayo ng lisensya, mawawalan din tayo ng karapatang sumanib sa Reagan Pharmaceutical. Bukod dito, mayroong isang digmaang sibil na nagaganap sa loob ng Linton Group. At higit na ipinahihiwatig nito na ang buong bagay na ito ay tungkol sa pagsasanib. Kung gayon dapat kang mag-ingat, sabi ni Daniel habang tumango bilang pagsang-ayon. Huwag kang mag-alala, we will, saad ni Dexter. Pagkalabas ng silid ng pasyente, sabik na itinanong ni Lacey. Dexter, mayroon ka bang hula kung bakit tatanggihan ng Reagan Pharmaceutical ang pagsasama sa Linton Group? Kung tutuusin, makikinabang sila ng gusto sa pagsasanib na ito. Kabanata 536. Napangiti si Dexter na parabang alam niya ang katotohanan at sinabi niya. Base sa ekspresyon mo, parang nakuha mo na kung ano ba talaga ang nangyayari. Ha, bilang ganti, sumagot si Lacey na may gulat na ekspresyon. Ibig sabihin ba nito ang nasa isip ko ay ang katotohanan? Bago iyan, bakit hindi mo ibahagi sa akin ang nasa isip mo? Tanong ni Dexter. Ibinahagi ni Lacey ang nasa isip niya kay Dexter. Well,
You managed to found out na ang methamphetamine na ginamit ni Emily para tangkaing patayin tayo noon ay gawa ng Reagan Pharmaceutical. At si Logan ang may-ari ng nasabing kumpanya. Marahil ang Reagan Pharmaceutical ay hindi gumagana sa maliit na sukat. Maaari bang sa halip na gumawa ng meth sa maliit na dami? Ang Reagan Pharmaceutical ay talagang mayroong kompletong linya ng produksyon na may kakayahang mass production. Kung ganoon ang kaso, tiyak na hindi nila papayagan ang Linton Group na kunin ang kanilang negosyo. Kung hindi, magkakaroon sila ng malaking kahihinatnan dahil sa mga ilegal na aktibidad na kanilang ginagawa. Pinisil ni Dexter ang ilong ni Lacey at pinuri ito. Ang bait na babae. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating makuha ang ating mga kamay sa Reagan Pharmaceutical upang maalis natin ang mga ito minsan at para sa lahat. Pinunasan ni Lacey ang kanyang ilong at ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa sakit. Nagreklamo siya, "Hoy! Masakit! Ilang beses ko nang sinabihan na maging banayad sa akin." Agad namang humingi ng tawad si Dexter na may halong guilty sa mukha. "I'm so sorry. Talagang isa sa isip ko iyon sa hinaharap. Ano? Nangangahulugan ba iyon na gagawin mo itong muli sa hinaharap? May death wish ka ba?" Balik tanong ni Lacey. "Isang krimen ang pagpatay sa asawa mo." Depensa ni Dexter. Samantala, si Gordon, na nasa kanilang tabi, ay tumingin sa magka-lovely dovey na may inggit at nag-isip sa sarili. Si Mr. Cruz ay isang walang kapintasang tao. Siya ay parehong maimpluwensyang tao at mapagmahal na asawa. Si Gordon ay naging inspirasyon ni Dexter sa kaibuturan. Desidido siyang maging katulad ni Dexter. Biglang namula si Lacey at lumayo kay Dexter nang mapansin ang presensya ni Gordon. Gayunpaman, inawakan siya ni Dexter sa pagitan ng kanyang mga braso laban sa kanyang kalooban sa isang dominanteng paraan. Sinenyasan niya si Gordon. "Gordon, halika rito." Agad namang lumapit si Gordon. "Ginoo, Cruz, inayos ko na ang intel ayon sa iyong kahilingan. Ito ang footage ng insidente." Nang makuha na ni Dexter ang footage, inisyon niya ito sa byplay. "I guess it's not that much of a surprise." Si Mr. Terence na naman ang nasa likod ng lahat. Parang hindi pa niya natutunan ang kanyang leksyon. "Ha, bilang ganti," tinanong ni Gordon. "Mr. Cruz, bakit hindi natin i-publish ang video? Madali nating masisira ang reputasyon ni Mr. Terence sa paggawa nito." Nang marinig ni Dexter ang mungkahi ni Gordon, itinuro niya, "Hindi na iyon kakailanganin sa ngayon. Hayaan natin ang karamihan na ipahayag ang kanilang pananaw sa ngayon. Kami ang magpapas siya sa susunod na pinakamahusay na pagkilos ngayong gabi." Sinilip ni Lacey si Dexter at tinukso. "Ang bongga, ubo, ubo," tumikim si Dexter nang marinig ang sagot ni Lacey. Sa katunayan, nakatanggap siya ng ilang tawag mula sa mga awtoridad ng Oakwood City sa gabi. Nang matanggap ni Dexter ang kanilang mga tawag, alam niyang oras na para magpatuloy sa susunod na yugto ng kanyang plano dahil tumawag sila para i-verify ang pagiging totoo ng balita. Kaya naman, tinawagan ni Dexter si Sharon at itinuro, panahon na para isagawa ang plano. Ang isa pang round ng matinding debate ay malapit nang magsimula. Lahat ng tao mula sa Oakwood City at Rivermouth ay nagsasalita tungkol sa balita. "Sak! Sak! Hindi ako makapaniwala na siya ang pumatay sa tatay niya. Napakalupit na anak. Balita ko siya ang may-ari ng ospital. Hindi ako makapaniwala. Sigurado akong nahihiya sa kanya ang mga taga-medical industry. Tama iyan. Ang awtoridad ay dapat gumawa ng hakbang laban sa kanyang ospital. Hindi. Ang ospital ay hindi lamang ang isa na kasangkot. Ang Linton Group ay dapat ding puksain. Hindi ko natatangkilikin ang anumang mga subsidiary ng Linton Group. Habang ang Heartland Hospital at Linton Group ay naging mga target ng witch hunt ng publiko. Isang entertainment company na may pangalang Noodle Entertainment ang nagpahayag ng opisyal na paghingi ng tawad. Opisyal na humingi ng paumanhin ang Noodle Entertainment dahil na misrepresent nila ang mga katotohanan tungkol sa balita ng insidente ng mag-ama dati. Ang totoo, na-frame na rin ang biktima.
Ang taong nagbigay ng tip sa Nutol Entertainment ay walang iba kundi ang pumatay sa insidente. Siya ang nanloko at nanalo sa publiko. Kaya naman, nagpahayag ng lubos na paghingi ng tawad ang Nutol Entertainment. Dahil dito, handa silang pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang aksyon at bayaran ang biktima ng insidente para sa kanilang pagkawala. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Forever, nag-viral online ang Nutol Entertainment at ginawa ang public appearance nito. Ang partikular na pahayag ng paghingi ng tawad ay nag-viral online halos kagad kapag ito ay nai-publish. Nawala na naman ng gana ang mga netizens dahil sa kanilang pahayag. Kabanata 537. Ano ba? Kung iyon ang kaso, ang mga bagay-bagay ay nagkaroon lamang ng isang matinding pagbabago ng mga kaganapan. Nutol Entertainment. Wala pa akong narinig na ganoong kumpanya. Ito ba ay isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon? Ako rin. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang Nutol Entertainment na ito. May nakatagpo na ba ng anumang opisyal na pahayag ng paghingi ng tawad ng iba pang pangunahing media? Hindi ngayon. Sak. Kung ganoon nga, sigurado ako nga mga taga Linton Group ang nasa likod nito. Sinusubukan nilang i-divert ang atensyon ng mga netizens. Fact. Seryoso. Sinusubukan pa rin nilang ipahayag ng mali ang mga katotohanan hanggang sa huling sandali kung kailan sila dapat humingi ng paumanhin para sa kanilang mga aksyon. Napakawalang hiyang grupo. Kaya naman, muling nahiya ang mga netizens. Naging isa rin ang Nutol Entertainment sa kanilang witch hunt. Sa katunayan, napakaraming netizens ang nag-iwan ng kanilang mga komento sa mga social media account ng mga awtoridad at hinihiling na mabigyan ng hustisya. Out of the blue, ang mga social media account ng mga awtoridad ay binahan ng mga komento ng mga keyboard warriors. Nang umakyat sa peak ang mainit na usapan ng mga netizens, naglabas ng footage ang Nutol Entertainment. Ilang mga kinatawan mula sa ilang kumpanya ng media na nag-cover ng balita sa mga unang yugto ay makikita sa loob ng footage. Sa video, nagpakita sila sa opisina ni G. Terence at hiniling ang kanilang balanse. Bilang kapalit, ipinangako ni G. Terence na babayaran sila ng kanilang balanse basta't iwasan nilang itago ang katotohanan at pinapayagan ang peking balita na manatili sa kanilang website sa loob ng isa pang linggo. Sa huli, sumuko ang mga kinatawa ng mga kumpanya ng media sa kahilingan ni G. Terence. Nag-viral online kagad ang footage. Halatang natanga ang isipan ng mga netizens sa footage. Ang mga bagay ay muling nagbago. Ano ba? Wala ba silang kahihiyan? Anong grupo ng walang prinsipyong media? Parang handa silang gawin ang lahat para sa pera. Damn it! Dapat silang kumampi sa publiko at mag-ulat ng katotohanan. Ngunit ang kanilang ginagawa ay eksaktong kabaligtaran. Sa halip ay sinusubukan nila tayong linlanggen. Hindi namin posibleng payagan ang mga ganitong kumpanya ng media na manatili. Seryoso, ang Nutol Entertainment ay tila huwaran ng industriya ng media kumpara sa walang hiyang grupo. Susundan ko lang ang mga balitang inilathala ng Nutol Entertainment simula ngayon. Ang ibang mga kumpanya ng media ay dapat mawala sa lalong madaling panahon. Malinaw, ang mga keyboard warriors ay hindi pagpunta sa hayaan ang walang hiya bunch of anghok madali. Huli, binomba nila ang social media account ng mga awtoridad at iniulat ang mga walang prinsipyong kumpanya ng media. Maraming mga netizens ang nag-iwan ng kanilang mga komento sa Nutol Entertainment at mga website ng Linton Group upang ipahayag din ang kanilang lubos na paghingi ng tawad. Samantala, ang mga walang prinsipyong kumpanya ng media ay kailangang sumuko sa karamihan dahil sa matibay na ebidensya na inilathala online. Kung sa bagay, ipinatawag na ng mga awtoridad ang mga may-ari ng nasabing media companies. Kaya naman, kinailangan nilang maglathala ng opisyal na pahayag ng paghingi ng tawad at ipahayag ang katotohanan sa magdamag. Nagkakaisa silang nagpahayag na ang tinaguri ang biktima ay talagang inosente. At ang nagtip sa kanila ay ang utak sa likod ng insidente. Siya ang taong kanina pa humihila sa likod ng eksena.
Ang mga walang prinsipyong kumpanya ng media ay handang talikuran ang kanilang mga natatanggap upang maisalba ang reputasyon ng kanilang mga kumpanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay tapos na para sa kanila kung ay boycott sila ng publiko. Gayunpaman, tila ang mga bagay ay umabot sa puntong hindi na maibabalik. Ang isang pahayag ng paghingi ng tawad ay hindi sapat upang buksan ang talahan na yan. Obviously, iba dahil napilitan silang humingi ng tawad. Kaya naman, tila sila ay medyo hindi sinsero. Nawala ng tiwala ang karamihan sa mga nasabing kumpanya. Tumanggi silang patawarin ang nasabing mga kumpanya at ipahayag ang kanilang suporta sa Nutel Entertainment sa halip. Sa huli, ang Linton Group ay hindi ang pinakamalaking benepisyaryo ng drama na naganap. Sa halip, ang Nutel Entertainment ang naging pangunahing benepisyaryo. Nagkamit sila sa mga tuntunin ng kredibilidad at katanyagan. Dahil dito, na-overwhelm ang mga kapwa-empleyado ng Nutel Entertainment dahil inabot sila ng ilang taon para mapalawak ang kumpanya sa ganoong lawak. Gayunpaman, nagawa ng kanilang bagong hinirang na supervisor na magawa ang isang tila hindi matamo na tagumpay sa loob ng ilang linggo ng kanyang appointment. Hindi maikakaila, ang ilang mga tao ay ipinanganak na isang likas na pinuno. Actually, overwhelmed din si Sharon. Natitiyak niya na kung nakatagpo niya si Dexter noong araw. Hindi sana mabangkarote ang una niyang kumpanya. Samantala, hindi na napigilan ni Mr. Terence ang sarili dahil hindi na limitado sa mga isyong etikal ang kanyang kinasangkutan. Sa katunayan, nasangkot siya sa isang kriminal na pagkakasala. Ang panunuol at maling representasyon ng mga katotohanan ay malubhang pagkakasala sa legal na termino. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa mga posibleng kahihinatnan na naghihintay sa kanya. Sa halip, si Dexter ang kinatatakutan ni Mr. Terence dahil si Dexter ang pinuno ng mga puwersang underworld ng Oakhart City. Sa pag-iisip na iyon, sinubukan ni Mr. Terence na tumakas sa magdamag habang siya ay lubos na natakot. Sa kasamaang palad para sa kanya, ilang kotseng nakaitim ang hamarang sa kanya bago pa man siya makalabas ng Oakhart City. Ilang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumabas sa sasakyan at agad na dinala si Mr. Terence sa kustodiya. Hello, galing kami sa National Security Bureau. Ikaw ngayon ay pinaghihinalaan na nanganganib sa kapakanan ng bansa. Sumama ka sa amin. Kabanata 538. Ano? Nalaglag ang panga ni Mr. Terence dahil sa gulat. Paano ko naligay sa panganib ang kapakanan ng bansa? Sinuhulan lamang ang mga kumpanya ng media upang ipahayag ng mali ang mga katotohanan ng partikular na balita. Damn it! Sigurado akong si Dexter ang nasa likod nito. Tila ang kanyang impluensya ay umaabot sa kabila ng underworld at hanggang sa itaas na antas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mr. Terence na parang wala na siya. Samantala, si Wilson Wood ay nag-aalboroto sa opisina ng munisipyo. Inilabas niya ang kanyang galit kay Harvey Hoffman, ang kalihim ng Municipal Political and Legal Committee. Wala kang silbing basura, ni hindi mo maisigawa ang ganoong simpleng utos. Bakit mo ba nilagyan ng amoxicillin si Adam? Dapat tinapos mo siya ng mas malakas. Dinabalaan kita. Kung ang pagkakamali mo ay naantala ang plano ng ating Panginoon sa anumang paraan, ikaw ang dapat sisihin. Nang marinig ni Harvey ang mga salita ni Wilson, pinagsisihan din niya ang kanyang desisyon. Noong una, akala niya ay maipapadala niya si Adam sa impyerno dahil allergic siya sa naturang gamot. Gayunpaman, ang mga kasanayan ni Dexter sa medisina ay lampas sa kanyang inaasahan. Binuhay niya talaga si Adam. Sinubukan ni Harvey na hikayatin si Wilson. Mr. Wood, uminahon ka. Sa totoo lang, mayroon akong isa pang plano upang matiyak na ang mga mula sa Linton Group ay hindi makakakuha ng kanilang mga kamay sa Reagan Pharmaceutical. Magsalita ka, umigop ng tsaa si Wilson habang sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Retorikong tanong ni Harvey. Mr. Wood, alam mo ba ang pamamahagi ng mga bahagi ng Reagan Pharmaceutical? Sagot ni Wilson, si Logan ang may-ari ng 50% ng shares noon. Pero si Dexter ang may-ari ng shares as of now.
Ang natitirang 50% ay nasa kamay ng apat na iba pang shareholders, kung saan si Jacob ang nagmamay-ari ng 30% ng natitirang 50%ng bahagi. Kagad, ipinaliwanag ni Harvey, "That's nearly a cover. Sa totoo lang, si Jacob ang nagmamay-ari ng 50% ng natitirang shares. Ang tatlong iba pang shareholders ay kanyang mga subordinate at tumatanggap ng mga utos mula sa kanya. Bukod doon, may ibang identity si Jacob which I'm sure magugulat ka dito. Ano ito?" tanong ni Wilson. Sa wakas, sinabi ni Harvey kay Wilson ang totoo. "Actually, illegitimate son ni Logan si Jacob. Pag-isipan mo, si Dexter ang pumatay sa ama ni Jacob. Sa tingin mo ba ibibigay niya ang Reagan Pharmaceutical sa sinumpa ang kalaban niya?" Nang marinig ni Wilson ang sinabi ni Harvey, inisyan niya ito at nanunukso. "That's quite a surprise. Hindi ko akalain na babero pala si Logan. Makipag-ugnayan kay Jacob at turuan siyang hamarang kay Dexter. Hindi namin maaaring payagan si Dexter na makuha ang kanyang mga kamay sa Reagan Pharmaceutical. Hindi bababasa hanggang sa huling yugto ng plano ng aming master. Sige, makikipag-ugnayan ako kaagad sa kanya." Sagot ni Harvey, "Sa ngayon, mahirap ang mga bagay para sa mga kaanib sa Reagan Pharmaceutical dahil nakarating na sa kanilang pintuan ang kanilang supplier upang kolektahin ang kanilang mga natanggap. Nagkakaisa silang sumangayon na ihinto ang pagbibigay ng mga materyales na kailangan ng Reagan Pharmaceutical maliban kung nagawa nilang bayaran ang kanilang mga utang. Ang mga distributor ay tumigil din sa pag-order mula sa Reagan Pharmaceutical. Sa katunayan, humihingi sila ng refund sa halip. Ang cash flow ng Reagan Pharmaceuticals ay hindi na makapagpapanatili sa pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya. Ang totoo, hindi na nila kayang bayaran ang sahod ng mga manggagawa sa frontline. Kaya naman, nagwelga ang mga empleyado ng kumpanya sa harap ng opisina habang hinihiling nilang bayaran ang kanilang sahod. Gayunpaman, hindi pinansin ni Jacob, ang supervisor ng kumpanya, ang kahilingan ng mga manggagawa. Sa halip, masaya siyang kasama ang kanyang sekretarya sa kanyang opisina. Biglang nagring ang phone niya. Ito ay isang tawag mula sa kalihim ng Municipal Political and Legal Committee na si Harvey. Sinampal ni Jacob ang puwitan ng kanyang sekretarya at inutusan itong pabayaan siya. Sa wakas, sinagot niya ang tawag nang lumayo ito sa kanya. Pagkababa ni Jacob ng tawag ay napangisi siya nang maalala ang mga tagubilin mula kay Harvey. Ang yabang na tanga. Dexter, ikaw ang pumatay sa aking ama at kinuha ang kanyang mga bahagi. Hindi ako makapaniwalang susunod kapag katapos ng Reagan Pharmaceutical. Gayunpaman, hinding-hindi kita papayagan na makamit ang iyong layunin. Sa halip, kukunin ko na ibalik mo ang mga share na kinuha mo sa tatay ko. Biglang pumasok ang tatlo pang shareholders sa opisina ni Jacob. Tila labis silang nag-aalala na para bang may kasawi ang dumating sa kanila. "Jacob, ano ang dapat nating gawin? Gumagawa kami ng pagkawala habang nagsasalita kami. Kung magpapatuloy pa rin ang mga bagay-bagay, hindi na makakalagpas ang kumpanya ng isa pang dalawang linggo. Buntong hininga, wala akong ideya kung ano ang nangyayari, desidido ang mga supplier at distributor na ipawalang bisa ang kanilang kontrata sa amin. Anong bulok na swerte? Kailangan nating isaalang-alang ang sitwasyon kasama ang mga manggagawa sa frontline. Jacob, dapat ba nating ibenta ang ilan sa ating mga ari-arian at bayaran ang kanilang sahod? Hindi naman siguro tayo papayag na mainto ang production. Diba?" Nang marinig ni Jacob ang kanilang mga salita, nakangiti siyang sumagot, "Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, lahat ng nangyayari sa ngayon ay bahagi ng plano ko. Ako ang may pekona ng lahat." Kabanata 539. Ang tatlo pang shareholder ay natulala. "Ano? Ikaw ang nasa likod ng lahat. Ano ba talagang balak mo? Jacob, gusto mo bang ibagsak ang kumpanya kasama mo?" Umiling si Jacob at sumagot, "Siyempre hindi. Si Dexter ang pumatay kay Logan. Siya ang kalaban natin. Seryoso ka bang gusto mong kunin ang kaaway natin ang kumpanya? Nais mo bang magtrabaho sa ilalim ng ating kaaway sa buong buhay mo?"
Mas kilala ko si Dexter kaysa kanino man sa inyo. Sigurado akong itataboy niya kami kapag kinuha na niya ang Radiant Pharmaceutical. Kapag nangyari iyon, talagang wala tayong maiiwan. As of now, I'm trying to get my hands on the 50% of shares he owns. Sa oras na makuha ko ang aking mga kamay sa natitirang bahagi, kami na ang magiging sole proprietor ng kumpanya. Hindi ba't iyon ang pinakalayunin na hinahabol natin sa lahat ng panahon? Natukso ang tatlong shareholder sa tila walang kamali-mali na plano ni Jacob. Sige, kung makukuha namin ang 50% ng shares na pag-aari ni Dexter, makikinig kami sa iyo mula ngayon. Jacob, sinulyapan ni Jacob ang kanyang sekretarya at nagtanong, sino ang nangunguna sa welga ngayon? Sagot ng kanyang sekretarya, si Jonathan, isang senior na empleyado ng kumpanya. Nakaretay ang kanyang ina, kaya naman, kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Dahil medyo matagal na nating tinatanggihan ang pagbabayad ng kanilang sahod, nagpasya siyang itulak ang kanyang kapalaran at ayusin ang welga. Manem, kunin mo si Jonathan para sa akin. I'll talk some sense into him. Bili ni Jacob. Roger yan. Ang sexing sekretarya ni Jacob ay lumabas ng kanyang opisina sa isang bongga. Hindi nagtagal, dumating si Jonathan sa opisina ni Jacob. Halatang umiiyak siya kani-kanina lang dahil may isang pares ng duguan niyang mga mata. Pakiusap niya kay Jacob nang pumasok siya sa kanyang opisina. Mr. Q, bayaran mo kami ng sahod namin. Nangangailangan ako ng pera para sa operasyon ng aking ina. Natatakot ako na hindi siya makalusot kung hindi ko makolekta ang kinakailangang halaga sa lalong madaling panahon. Karamihan sa atin ay kailangang umasa sa ating buwan ng sahod para mabuhay. Hindi naman siguro tayo makakapagtrabaho kung maghahirap tayo sa pagkakakitaan. Diba? Napabuntong hininga si Jacob nang marinig ang sinabi ni Jonathan. Inabutan niya ito ng sigarilyo at sinenyasan siyang maupo. Hindi nagtagal, nagsimula silang manigarilyo sa kanyang opisina. Jonathan, you have been with the company for the past decade. Right. Sigurado akong alam mo rin ang kasalukuyang kalagayan ng kumpanya. Diba? Ang mga bagay ay naging mahirap kamakailan. Gumagawa kami ng mga pagkalugi araw-araw. To be honest, hindi namin kayang bayaran ang overdone na sahod ng mga empleyado sa ngayon. Gayunpaman, patid ko ang hirap na pinagdadaanan ng lahat. Ibinente ko ang ilan sa aking mga personal na ari-arian upang makuha ang kinakailangang halaga para sa lahat. Hindi rin naging madali ang pagkuha ng kinakailangang halaga. Ngunit ang bagong hinirang na supervisor ay nilustay ang nasabing pondo para sa kanyang mga pansariling pakinabang. Nabili na niya ang lahat ng uri ng luho para sa kanyang sarili gamit ang nasabing pondo. Hindi ko naman siguro maibibenta lahat ng asset ko, diba? Ipakiusap, isaalang-alang din ang aking sitwasyon. Nataranta si Jonathan nang marinig iyon. Ano? Nangangahulugan ba iyon na sinamantala ka ng bagong hinirang na supervisor? Mr. Q, napakalupit niyang tao. How dare he spend our hard-earned money when we are all in desperately need of our sahod? Ginoo, Q, pakisabi sa akin kung nasaan itong bagong hinirang na supervisor natin. Dadalhin ko ang ating mga tauhan at hiningi ang ating sahod sa kanya sa halip. Kumaway si Jacob bilang ganti at sinabing, hindi na iyon kailangan. Sigurado akong dadaan siya agad sa opisina. Bakit hindi mo siya harapin noon? Baka mapakilos mo siya at mahikayat na magbago ang isip niya. To be honest, na-confront ko na siya dati. Sinabi ko sa kanya na ang lahat ay lubhang nangangailangan ng kanilang sahod. Gayunpaman, ang bagong hinirang na supervisor ay nagsabi, Sai, huwag na nating pag-usapan ito. Nagawa ni Jacob na mapuko ang interes ni Jonathan. Ginoo, Q, anong sabi niya? Kalimutan na natin. Okay, ayokong ma-disappoint lahat. Sagot ni Jacob. Ulit ni Jonathan. Ginoo, Q, sabihin mo sa akin. Dahil may katapangan siyang ipahayag ang kanyang mga saloobin. Sigurado akong handa na siya sa kung ano ang nakalaan para sa kanya. Nang marinig ni Jacob ang mga salita ni Jonathan, sinabi niya,
Sinabi ng bagong hinirang na supervisor na kayo ay isang grupo lamang ng mga magsasaka. Sinabi niya na huwag pansinin ang sino man sa inyo dahil wala rin kayong magagawa tungkol dito. Ano? Biglang nagalit si Jonathan. Talaga bang nagbitaw siya ng mga kalokohang pananalita? Napaka-ungrateful na supervisor. Wala siya kung wala tayo. Kami ang isa na nakabuo ng kapalaran para sa kanya. Wala naman tayong magagawa, diba? Ayos lang. Kung ganoon, ipapakita namin sa kanya kung ano ang aming kaya. Ang galit na si Jonathan ay lumabas ng opisina ni Jacob. Nagpalitan ng tingin ang tatlo pang shareholders at binigyan ng thumbs up si Jacob. Jacob, napakatalino ng galaw na iyon. Nagagawa mong pumatay ng 2 ibon gamit ang 1 bato gamit ang planong ito. Kabanata 504 na po. Samantala, sumugod si Susan sa punong tanggapan ng Linton Group. Sinabi niya kay Dexter ang tungkol sa hirap na kinakaharap ng Reagan Pharmaceutical at humingi ng tulong kay Dexter. Ang mga supplier ay nagtipon sa pintuan ng Reagan Pharmaceutical at hiniling ang kanilang mga natatanggap. Nagkakaisa silang sumangayon na ihinto ang pagbibigay sa kanila ng mga kinakailangang materyales. Ito ay pareho para sa mga distributor ng Reagan Pharmaceutical din. Iniling nila sa kumpanya na ibalik ang mga ito. Sa ngayon, nahinto ang operasyon ng kumpanya dahil nagwelga ang daan-daang manggagawa nila. Dahil dito, lumilikha sila ng mga pagkalugi araw-araw. Sa sandaling maunawaan ni Dexter ang sitwasyon, sumagot siya, madali nating makitungo sa mga supplier at distributor. Sa bagay, pera lang naman ang hinahabol nila. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi para sa mga manggagawa sa frontline. Bilang ganti, tumanggo si Susan at nagpahayag ng kanyang pagsang-ayon. Oo, yan din ang nasa isip ko. Kung tutuusin, ang mga manggagawa sa frontline ang sandigan ng mga pabrika. Kung hindi natin sila mapapanalo, isa lang tayong nominal na supervisor. Tumanggo rin si Dexter. Naniniwala ako na ang iba pang 4 na shareholders ang nasa likod ng mga kaguluhan dahil ayaw nilang makuha namin ang aming mga kamay sa Reagan Pharmaceutical. Susan, kailangan kong magtungo ka sa opisina at itigil sila pansamantala. Subukan mong mapagtagumpayan sila kung maaari. Gayunpaman, sumagot si Susan na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Say, Mr. Cruz, sa totoo lang, nakipag-ugnayan ako sa kanila 2 araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, ang aking pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Patawarin mo ako sa pagiging incompetent. Natatakot ako na wala akong masyadong kaya. Naniniwala ako na ikaw mismo ang haharap sa kanila. Mr. Cruz, nakangiting sagot ni Dexter. Huwag kang mag-alala. Susugod ako kagad kapag natapos ko na ang mga bagay na nasa plato ko. Sige, baman ang pakiramdam ni Susan nang marinig ang sagot ni Dexter. Tumalikod siya at umalis pagkatapos. Pagkaalis ni Susan, dumating si Hadley sa opisina ni Dexter. The moment Dexter saw her, he asked, "Kamusta na? Nalaman mo na ba ang dahilan sa likod ng kaguluhan?" "Ginawa ko." "Tama ka, Mr. Cruz. Si Jacob ang nag-provoke sa mga supplier at distributor. Sigurado ako na siya rin ang nag-uudyok sa mga manggagawa sa frontline." Paliwanag ni Hadley sa kanyang natuklasan. "Sabihin mo sa akin kung ano ang natutunan mo tungkol sa welga." "Bili ni Dexter." Nagpatuloy si Hadley. "Si Jonathan, isa sa mga pinakamatandang empleyado ng kumpanya. Ang nagpasimula ng welga, siya ay lubhang nangangailangan ng kanyang sahod dahil ang kanyang ina ay nakaretay. Gayunpaman, ilang linggo na ang lumipas mula nang bayaran ang kanilang mga sahod. Kaya naman, pinasimulan niya ang welga para hingin ang kanilang sahod. 1/3. Kung sa bagay, ang nanay ni Jonathan dati ay isa rin sa mga empleyado ng kumpanya. Naka-attach siya sa cafeteria ng kumpanya sa nakalipas na 2 dekada. Lahat ng tao sa kumpanya ay nakipag-ugnayan sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging palakaibigan at madaling pakisamahan, nagustuhan siya ng lahat. Sa sandaling malaman nila kung ano ang nangyari sa ina ni Jonathan, nagpa siya ang mga manggagawa sa frontline na kumampi sa kanya at sumama sa kanya.
Inabot ni Hadley ang isang salansa ng mga dokumentong dala niya at iniabot ito kay Dexter nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Narito ang mga detalye. Mangyaring gawin ito ng mag-isa. Tumanggo si Dexter at pinuri si Hadley. Good job! Narito ang isa pang gawain para sa iyo. Tumuko siya at ibinulong ang nalalapit niyang plano. Hindi ko ginagawa, walang pag-aalinlangan. Tinanggihan ni Hadley ang proposal ni Dexter nang matapos niyang ipaliwanag ang kanyang plano. At bakit naman? Halata namang nagulat si Dexter. Reklamo ni Hadley. Seryoso. Isa ako sa mga nangungunang hitmen ng Necro Group. Ginampanan ko ang papel ng bodyguard ng asawa mo at kinuha ko si Jeremy para sa iyo. Bukod doon, nakapasok ako sa pabrika at nagbalat kayo bilang isa sa mga frontline na manggagawa. Kahit walang katotohanan, natapos ko ang bawat misyon na ipinadala mo. Gayunpaman, bilang isang top-notch hitman, hindi ko posibleng gampanan ang papel ng iyong runner. Hindi sinasabi ng aking dignidad. Bilang ganti, pamantong hininga si Dexter at sumagot. Okay, kung ang iyong dignidad ang humahadlang sa iyo, bakit hindi ka bumalik sa Necro Group at magpatuloy sa iyong misyon? Kukuha ako ng iba para maging bodyguard ng asawa ko. Nang marinig ni Hadley ang mga salita ni Dexter, tiniyak niya ito. Nagbibiro lang ako. Please huwag mo akong seryosohin. Sigurado ako na ako ang pinakababagay na maging bodyguard ni Lacey. Walang sino man ang maaaring pumalit sa aking posisyon. Gayunpaman, sinaway ni Dexter si Hadley. Sigurado akong nahirapan ka, diba? Kailangan mong bantayan ang isang babae araw-araw. Ito ay isang insulto sa isang top-notch hitman na tulad mo. Sa huli, napabuntong hininga si Hadley. Mabuti, nakuha mo na naman ako. Gagawin ko ang bawat utos mo. Okay, dapat sapat na iyon. Tama ba? Nakangiting sumagot si Dexter. Great, dito ako maghihintay ng magandang balita mula sa iyo. Kabanata 541. Tumayo si Hadley at lumabas ng opisina ni Dexter. Bulong niya sa sarili. Ang pag-ibig ay napakakomplikadong paksa. Ha! Lacey! Sana ay makita mo kung saan ako nanggaling. Ang homosexuality ay ang tamang landas sa buhay. Ang heterosexuality ay para lamang sa mga gustong magkaanak. Samantala, pinasahe ni Dexter ang kanyang namamaga na mga templo dahil hindi siya sigurado kung dapat niyang panatilihin si Hadley sa tabi ni Lacey bilang bodyguard nito. Gayunpaman, si Hadley ang tanging angkop na kandidato para sa trabahong maiisip niya sa ngayon. Sa kaibuturan, determinado si Dexter na tanggalin si Hadley at kunin si Lacey ng isa pang bodyguard sakaling magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Nang maayos na niya ang mga bagay na nasa isip niya, lumapit siya at kinuha ang salansa ng mga dokumentong naiwan ni Hadley. Batay sa nakalap na intel, si Jonathan at ang kanyang ina, si Laura, ay nagtatrabaho sa Reagan Pharmaceutical mula noong mga dekada na ang nakakaraan. Dahil si Laura ay na-diagnose na may talamak na coronary heart disease, siya ay lubhang nangangailangan ng malaking halaga upang maisigawa ang kinakailangang operasyon. Gayunpaman, kaunti lang ang naipon ni na Jonathan at Laura dahil sila ay mga ordinaryong manggagawa sa katunayan. Naglibot si Jonathan at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak. Ibinente na rin niya ang kanyang mga personal na ari-arian para kunin ang kinakailangang halaga. Ngunit hindi ito sapat. Sa simula, magagawa niyang kolektahin ang kinakailangang halaga hanggat natanggap niya ang kanyang sahod para sa buwan. Gayunpaman, ang mga mula sa Reagan Pharmaceutical ay tinanggihan ang kanyang pagbabayad. Kaya naman, nagpasimula ng welga si Jonathan at hiniling na bayaran ang kanilang buwan ng sahod. Nang mapansin ni Dexter ang address ng ospital na pinag-check-in ni Laura, umalis na siya. Hindi isang madaling gawain na maibalik ang mga manggagawa sa frontline sa kani-kanilang posisyon. Una sa lahat, kailangan silang manalo ni Dexter. To be exact, hindi sigurado si Dexter kung makakamit niya ang planong nasa isip niya dahil mahirap na silang manalo muli dahil natapakan ang tiwala nila noon. Nang makalabas siya ng ward, nakasalubong niya si Don. Nag-request si Dexter. Don, can you please pick Sharon up on my behalf in the afternoon?
May aasikasuhin ako. Ano ba talaga ang balak mo? Ganting tanong ni Don. Umiti si Dexter sa kanya at sumagot. Kailangan kong gumawa ng pabor sa isang partikular na grupo ng mga tao para mapagtagumpayan sila. Bakit hindi mo rin ako bigyan ng favor? I mean, madali mo akong mapapanalo. Sagot ni Don na may mapait na ngisi sa mukha. Ha! Nagpa siya si Dexter na yakapin siya. Umalis siya at pumunta sa Griffin General Hospital nang maihatid niya ang kanyang mga tagubilin. Isa itong second-rate na pribadong ospital. Dahil sa limitadong halaga ng pera ni Jonathan, naipadala na lamang niya ang kanyang ina sa naturang ospital. Ang kabuluhan na nagmumula sa lobby ng ospital ay nakatawag ng atensyon ni Dexter pagkababa niya ng kanyang sasakyan. Lumingon siya sa nagkakagulo at napansin niyang nag-aaway ang mga tao sa lobby ng ospital. Pagpasok pa lang ni Dexter sa ospital, naiisip niya kung ano ang nangyayari. It turned out the doctor and the nurse trying to chase a patient out of the hospital dahil hindi na niya kaya ang mga bayarin. Sa katunayan, itinapo na nila sa labas ng ospital ang mga bagahe ng pasyente. Ang pasyente ay isang matandang babae. Nakiusap siya sa mga nurse na magpakita ng awa at payagan siyang manatili ng isa pang gabi. Nangako ang kaawa-awang pasyente na aayusin ang mga bayarin hanggang bukas. Gayunpaman, nanindigan ang mga nurse at iginiit na itaboy siya palabas ng ospital. Sa huli, kinailangan ng matanda na matandang babae na sumuko sa mga nurse. Nangako siyang makikipag-ugnayan sa miyembro ng kanyang pamilya at sasunduan siya kaagad. Nais lamang niyang manatili sa lobby hanggang sa lumitaw ang kanyang kapamilya. Ngunit pinilit siya ng mga nurse na palayasin siya sa ospital. Hindi raw siya karapat dapat na manatili sa loob ng ospital dahil isa siyang maruming magsasaka na makakaapekto sa imahe ng ospital. Hindi na nakatiis ang mga nanonood at pilit na kinukumbinsi ang mga nurse. Hindi mo ba naisip na sobra na yan? Miss, umayag na siyang umalis ng ospital. Hindi mo ba siya papayagan na manatili sa lobby hanggang sa dumating ang kanyang kapamilya? Tama iyan. Siya ay isang matanda at mahinang babae. Hindi naman siya makakauwi ng mag-isa kapag halos hindi na siya makalakad ng maayos. Diba? Bakit hindi ka magpakita sa kanya ng kaunting awa? Hindi banggitin ang pagsikat ng araw? Napakainit sa labas. Natatakot akong mahimatay siya dahil sa heat stroke kung pipilitin mong itaboy siya palabas ng ospital. Walang pakialam ang sagot ng isa sa mga nurse. Dapat hindi muna siya bumisita sa ospital kung alam niyang hindi niya ito kayang bayaran. I'm just executing the rules of the hospital. Ano ang nagbigay sa inyo ng karapatang husgahan ako? Kung sa tingin mo ay masyadong walang hiya ang aking aksyon, bakit hindi ninyo ayusin ang bayarin sa ngalan niya? Lalong nagalit ang mga nanonood. Ang nurse ang naging target ng kanilang witch hunt. May idea ka ba sa sinasabi mo? Miss, dapat unahin ng ospital ang mga pasyente nito. Diba? Kailan pa naging priority ng isang ospital ang tubo? Tama siya. Hindi naman siguro lahat nabibili ng pera. Diba? Pagkatapos ng lahat, nangako siyang bayaran ang kanyang mga bayarin bukas. Kabanata 542. Napansin ng security guard ang kaguluhan at sumugod na may hawak na bakal na baton. Lahat, tumahimik. Kung nandito ka para sa doktor, mangyaring manatili sa linya. Kung hindi, hahabulin ko sa labas ng ospital ang nagtatangkang tumusok ng ilong sa negosyo ng pasyente. Kinailangan ng mga nanonood na itikom ang kanilang mga bibig dahil sila ay tinakot ng security guard. Sinipa ng security guard ang mga bagahe ng may edad na matandang babae palabas ng ospital nang makaharap niya ang mga nanood. Dahil dito, nagmamadaling sinundan ng balis ang matandang babae ang kanyang mga bagahe. Nang makita ang kanyang mabagal na takbo, nagpa siya ang mga nurse na bigyan siya ng tulong na kamay at sinipa siya sa puwitan upang mapabilis siya. Dahil dito, sumuray-suray at muntik nang mahulog sa lupa ang matanda na matandang babae. Sa kabutihang palad, nagawa ni Dexter na sumugod at ay nalalayan ang matandang babae sa takdang panahon. Sumagot ang matandang babae na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Maraming salamat, binata. Huminga ng malalim si Dexter at pilit na pinipigilan ang galit. Ayos lang, gayunpaman.
Siya ay nagalit ng malalim. Sa sobrang galit niya ay saglit na nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya napunta sa ospital noong una. Lumingon siya at tumingin sa mga mata ng nurse. Ang mga nasa industriya ng medikal ay dapat na unahin ang kapakanan ng kanilang mga pasyente kaysa sa lahat. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang kaso para sa iyo. Sa katunayan, minamaliit at binubuli mo ang iyong pasyente. Hindi ka nakarapat dapat na manatili sa industriya ng medisina. Napangiti ang security guard nang marinig ang sinabi ni Dexter. Parang may unwelcome guest pa tayo dito. Uulitin ko kasi parang hindi mo narinig yung sinabi ko. Manahimik ka at manatili sa pila kung nandito ka para sa doktor. Kung hindi, hahabulin kita palabas ng ospital. Nakipaglaro ang nurse at tinutuya si Dexter. M. Nakatagpo ako ng hindi mabilang na mga ipokrito na tulad mo noon. Kung sinusubukan mong tulungan siya, bakit hindi mo bayaran ang kanyang bayarin sa ngalan niya? Ang iyong opinyon ay medyo hindi gaanong mahalaga kung hindi mo maaaring suportahan ang iyong mga salita sa pamamagitan ng mga aksyon. Bilang ganti, ipinagtanggol ni Dexter ang sarili. Alam mo ba, tiyak na ibabalik ko ang aking mga salita sa mga aksyon. Dahil nag-aalala ang matandang babae na madamay si Dexter. Sinubukan niya itong pigilan kaagad. Dina, maraming salamat sa pagtindig mo sa akin. Gayunpaman, ayos lang ako. Please leave me alone at pumila para sa kung ano man ang naririto mo. Halatang naisip ng matandang babae na nandoon si Dexter para bisitahin din ang doktor. Gayunpaman, dinala ni Dexter ang matandang babae sa bench at tiniyak sa kanya. Madam, mangyaring manatili dito pansamantala. Truth be told, I'm not here for the doctor because I'm a doctor myself. Hindi ko na maaaring payagan ang mga uri ng itim na tupa na manatili sa industriya ng medikal. Kailangan kong dalhin ang bagay na ito sa aking mga kamay. Tumawa ang security guard nang marinig iyon. Fact, Dr. Karin, ibig sabihin nandito ka para sa isang interview. Bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili na karapat-dapat. Paalisin mo sa ospital ang matandang tanga na ito. At kukunin ko ang direktor na kunin ka. Kung hindi, isama mo ang matandang tanggang ito at sumigaw. Nang marinig ni Dexter ang mga salita ng security guard, tinitigan niya ito ng masama at hiniling. Papasukin ka agad ang direktor ng ospital na ito. Nagalit bigla ang security guard at sumigaw. Punk ka! Sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang makipagkita sa aming direktor? How dare you use that kind of tone to ask for him? Binabalaan kita, wala kang kwalipikasyon na kailangan para makita ang direktor. Ngayon, scram! Sabay sagot ng nurse na may galit na tingin. M. Ang yabang na tanga. How dash you try to pick on our director? Isa siya sa mga miyembro ng board ng TCM Practitioners Association. Kung lalampas ka sa linya at masaktan siya, may karapatan siyang wakasan ka sa iyong mga karapatan bilang TCM practitioner. Gayunpaman, inulit lang ni Dexter ang kanyang mga salita ng naka-poker face. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Kunin agad ang direktor. Kung hindi, isasara ko ang ospital na ito bukas. Tuluyan nang nawala ng gana ang security guard. What the? Parang hindi mo alam kung kailan titigil ha. Ayos lang. Kung ganoon, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Itinaas niya ang kanyang bakal na baton at sumugod kay Dexter nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Napabuntong hininga ang mga nanonood at napaisip. Masyadong impulsive ang binatang ito. Sigh. Bagamat siya ay isang matuwid na tao, dapat niyang malaman ang kanyang lugar at kung saan ang kanyang mga limitasyon. Natatakot ako na hindi siya makalabas ng hindi nasaktan dahil parang hindi na talaga magpipigil ang guard. Samantala, ang nag-aalalang matandang babae ay bumangon at nagmamadaling lumapit dahil gusto niyang kunin ang tama sa ngalan ni Dexter. Gayunpaman, naunahan siya ni Dexter at pinigilan siya sa takdang oras. Sa huli, nagawa niyang kontrolin ang matandang babae habang sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Bago pa maabot ng security guard si Dexter gamit ang bakal na baton. Nagawa ni Dexter na masipa siya sa bahagi ng tiyan.
Napasigaw ang security guard habang lumilipad paatras ang kanyang katawan. Sa huli, tumama ang katawan niya sa isang plorera bago bumagsak sa lupa. Nabasag ang plorera sa pagkakahampas at ang mga tipak ay tumagos sa likod ng security guard. Dahil dito, nagmukha siyang porcupine. Ang security guard, na ngayon ay nakadapa sa lupa, ay dumura ng dugo at paulit-ulit na tumili. Siya ay tila lubhang kaawa-awa. Natahimik ang mga nanunood at hindi makapaniwalang tumingin kay Dexter. Ang walang ingat na binata. How dare he make a move against others in their domain? Sigurado akong susundan siya ng lahat ng meron sila. Bukod pa riyan, kailangan niyang pasanin ang legal na kahihinatnan ng kanyang aksyon. Hindi muna siya dapat nawala ng gana. Kabanata 543. Gayunpaman, umanga sila at napakasarap ng pakiramdam dahil nagawa ni Dexter na mapalipad ang security guard gamit ang isang sipa. Gayunpaman, nabalisa ang matandang babae at sinubukang itaboy kagad si Dexter palabas ng ospital. Binata, mangyaring iwanan ako at umalis ka sa lalong madaling panahon. Mabilis na lumapit ang nurse at agad na humarang. Galit siyang sumigaw. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gumawa ng hakbang laban sa isa sa aming mga empleyado sa ospital? Hindi ako papayag na umalis ang sinuman sa inyo ngayon. Ang security guard na ngayon ay nasa kahabag-habag na kalagayan ay sumigaw din. Lahat, magtipon ka agad at ipaghiganti ako. Hindi nagtagal. Sumugod ang mga security guard na ipinadala sa buong ospital. May kabuuang walo sa kanila. Napatulala sila nang makita nila kung gaano kalungkot ang kanilang kapitan. Sir, sino ang gumawa ng hakbang laban sa iyo? Itinuro ng bagbog na security guard si Dexter at sumigaw. Itong si Jerk, paboran mo ako at pilayin mo siya ngayon. Lumingon ang walong security guard at pinandilatan si Dexter. Parang may death wish ka ha. Bilisin mo siya. Kailangan nating ipaghiganti ang kapitan. Kakalabanin pa lang nila si Dexter. May sumigaw at pinigilan ang mga security guard. Hold it right there. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng tunog. Napagtanto nilang bumaba na ang direktor ng Griffin General Hospital. Nabahala na naman ang mga manunood sa ngalan ni Dexter dahil alam nilang kaanib ang direktor sa mga mula sa underworld at upper echelon. Alam nila kung anong kapalaran ang naghihintay kay Dexter sakaling magdesisyon ang direktor na dalhin ang bagay sa kanyang mga kamay. Samantala, tuwang-tuwa ang security guard nang makita niya ang direktor at sumigaw siya. Sir, nandito siya para guluhin kami. Sinubukan ko siyang pigilan, pero binugbog niya ako ng walang matibay na dahilan. Kailangan mo akong bigyan ng hustisya. Nang marinig ng mga nanunood ang sinabi ng security guard, umanig sila kay Dexter at sinubukang hikayatin ang direktor. Sir, huwag po sana kayong makinig sa kanya. Siya ang gumawa ng hakbang laban sa pasyente noong una. Nagalok ng tulong ang binatang ito dahil hindi na niya matiis ang aksyon ng security guard. Tama siya, ang bantay mo ang gumawa ng unang hakbang. Ang binata ay sinusubukan lamang na ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi pinansin ng direktor ang kanilang mga salita. Sa halip ay pumunta siya sa gilid ni Dexter. Nakaramdam ng sama ng loob ang lahat para kay Dexter. Pagpalain ka ng Diyos. Binata, natatakot ako na wala na kaming magagawa para sa iyo. Samantala, ang grupo ng mga security guard ay may mga nakakalokong ngiti sa kanilang mga mukha habang inihahanda ang kanilang mga sarili. Naghihintay ng utos ng direktor na ilabas si Dexter. Gayunpaman, ang nangyari sa susunod na sandali ay nagpatigil sa lahat. Yumuko ang direktor ng ospital sa harapan ni Dexter at magalang na binati ito. Dr. Cruz, sorry talaga. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Hindi ko pa siguro sapat ang pagdidisiplina sa mga tauhan ko. Huwag kang mag-alala. Haharapin ko sila ng naaayon ngayon. Sa katunayan, matingkad na naaalala ng direktor ng ospital ang binata sa kanyang harapan. Siya ay walang iba kundi si Dr. Cruz na nagpabago sa takbo ng labanan sa panahon ng TCM. Association Forum ng ang mga TCM practitioner ay pinukaw ng isa sa mga kanluraning doktor. Sa huli, nagawa ni Dr.
Cruz na iligtas ang isang vegetative na pasyente at ipinagtanggol ang dignidad ng mga TCM practitioner. Dahil dito, inamin ng Western doctor ang pagkatalo. Pinarangalan ng kanluraning doktor ang kanyang pangako at naglathala ng opisyal na paghingi ng tawad sa International Medical Journal sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Ang mga TCM practitioner ay hindi kailanman naging napakamalaki noon. Sa katunayan, si Sean, ang direktor ng mga TCM practitioner, ay nag-alok kay Dexter ng kanyang posisyon bilang kapalit ng kanyang kontribusyon sa mga TCMI practitioner. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Dexter ng walang pag-aalinlangan. Obviously, hindi posibleng ma-offend ng director ng Griffin General Hospital si Dexter dahil isa siyang skilled doctor bukod pa sa pagkakakilala niya kay Sean. Natulala rin ang mga nanonood. Nakikita ko ba ang mga bagay? Umingi ba ng tawad ang direktor ng Griffin General Hospital sa binatang ito? Parang prominenteng background din ang binatang ito ha. Hindi naman pala siya mayabang. Alam niya kung ano ang sinasangkot niya sa kanyang sarili. Kung ganun, kami yata ang may kasalanan. Para naman sa mga security guard. Namutla bigla ang mga mukha. Damn it! Bakit ba kasi ang galang ng direktor sa harap ng binatang ito? Kung pati ang direktor ay kailangang I please ang binata, hindi naman siguro namin siya ma-offend. Parang hindi sinasadyang nagkagulo tayo sa pagkakataong ito. Sa wakas, tinitigan ni Dexter ng masama ang direktor. Ikaw ang direktor ng ospital. Bilang ganti, tumanggo ka agad ang direktor. Oo, ako yan. Manem, kung ganoon ang kaso, mangyaring wakasan ka agad ang operasyon ng iyong ospital. Hindi na kailangan ang serbisyo ng ospital mo. Bili ni Dexter. Kabanata 544. Napabuntong hininga ang direktor at sumagot. Mr. Cruz, alam kong kami ang may kasalanan sa pagkakataong ito. Ngunit mangyaring bigyan kami ng pagkakataong patunayan ang aming sarili na karapat-dapat. Tatapusin ko ang mga nakasakit sa iyo. Sabay ulit na sabi ni Dexter. Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Sa halip na ayusin ang ospital. Sinabi ko sa iyo na itigil ang operasyon nito. Tanong ulit ng balis ang direktor. Mr. Cruz, naniniwala ako na hindi iyon kailangan. Tama, dapat tayong maging responsable para sa ating mga pasyente. Hindi naman natin maaaring talikuran ang ating ospital at wakasan ang mga serbisyo ng ospital sa magdamag. Diba? Hindi ko maaaring payagan ang pagkakaroon ng ilang mga itim na tupa na ibagsak ang buong ospital. Nang marinig ni Dexter ang sagot ng direktor, sumigaw ito, mga pasyente, seryoso, sinusubukan mong gamitin ang mga pasyente ng iyong ospital. Ang iyong mga empleyado ang mas inuuna ang kita kaysa sa mga pasyente. Hindi na sila kwalipikadong manatili sa industriyang medikal dahil handa na rin silang talikuran ang kapakanan ng pasyente. Ang mga aksyon ng iyong mga empleyado ay sumasalamin sa mga pangunahing halaga ng buong ospital. Naniniwala ako na ang isang tiwaling ospital na tulad nito ay hindi karapat-dapat na manatili sa industriya. Nagalit ang direktor sa sinabi ni Dexter at napaisip. Damn it! How dare this young man get full of himself? Sinusubukan niyang kunin ang buong ospital sa harap ng lahat ng hindi nagpipigil. Gayunpaman, pinigilan ng direktor ang kanyang galit dahil sa relasyon ni Dexter kay Sean. Ginoo, Cruz, bakit hindi tayo maging magalang sa isa't isa para dito? Tiyak na tutulong ako sa iyo sa hinaharap kung handa kang palayain ako kahit minsan. Sa wakas, hindi na napigilan ni Dexter ang kanyang galit at sumigaw. Bakit kita pakakawalan kung hindi mo naman pinaalis ang mga pasyente mo dati? Isinaalang-alang mo ba ang kapakanan ng iyong pasyente at binigyang prioridad ang mga nangangailangan? Sigurado akong wala ka dahil tubo lang ang nasa isip mo. Patay yung bar. Nag-ingay ang mga nanonood sa sinabi ni Dexter. Dahil dito, naglaro sila at sumigaw. Itigil ang operasyon ng ospital. Nang maramdaman ng direktor na malapit na siyang matalo sa labanan, nag-igting ang direktor at nilaro ang kanyang trump card. I'm so sorry, Mr. Cruz. Natatakot ako na imposible iyon dahil kasalukuyang na-hospital si Mayor sa aking ospital.
I can't possibly treat the mayor if the hospital's operation is terminated over the night. Diba? Kahit na ako ay hindi gaanong mahalaga. Dapat kang gumawa ng pabor sa mayor. Hindi ba? Nagulat ang mga nanonood nang marinig nila ang sinabi ng direktor. Hindi ako makapaniwala na si mayor ay pasyente ng ospital na ito. Damn it! Kung ganoon ang kaso, hindi natin posibleng ma-offend ang mayor. Bata, kalimutan na natin ito. Hindi tayo dapat lumaban sa isang laban na hindi natin kayang ipanalo. Tama siya. Patawan na lang natin ng parusa ang mga security guard at ang mga nurse. Hindi tayo dapat lumampas sa dagat. Kung hindi, baka mapahamak tayo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Dexter ang kanilang mga salita. Kailangan pasanin din ni Mayor ang kahihinatnan ng kanyang aksyon. Nabigo siyang gampanan ang kanyang tungkulin dahil siya ang nagpapahintulot sa naturang hindi makatao na ospital na mag-opera noong una. Kung ganoon ang kaso, kukunin ko na lang na i-terminate niya ang operasyon ng ospital. Ano ang natigilan ang mga nanonood sa sinabi ni Dexter? Baliw ang binatang ito. Hindi ako makapaniwala na kinukondena niya talaga ang mayor sa pagpapabaya niya sa kanyang tungkulin. Inihiling pa niya sa alkalde na pasanin din ang mga kahihinatnan ng kanyang aksyon. Hindi na matukoy ni Arrogant ang kilos ng binata dahil tila walang hangganan ang kanyang kayabangan. Nakangiting sagot ng direktor. Oh, parang hindi ka kontento sa jurisdiction ni mayor ha. Ayos lang. Kung ganoon, papasukin ko si mayor. Tingnan natin kung isasaalang-alang niya ang iyong opinyon. Nagpa siya ang direktor ng ospital na ipasa ang baton sa alkalde sa halip. Hindi kita personal na makikitungo. Pero sigurado akong mapapaalis ka ni mayor. Agad siyang tumalikod at sinenyasan ang bastos na nurse kanina. Bilisan mo. Kunin mo ang mayor para sa akin. Sabihin sa kanya na mayroon kaming isang mamamayan dito na gustong magbahagi ng mahalagang puna sa kanya. Walang pag-aalinlangan. Tumango ang nurse at agad na umakyat. To be exact, natuwa rin ang nurse sa kaibuturan dahil hindi niya inaasahan ang isa pang plot twist. Dahil ikaw ang may death wish. Hindi mo kami masisisi kung ano ang nakalaan para sa iyo. Diba? Samantala, ang matanda na matandang ginang ay nasa bingit ng pagkasira. Si Mayor ang pinag-uusapan. Siya ang naghahari sa Oakwood City. Kami ay mga ordinaryong mamamayan lamang. Hindi naman siguro natin kayang masaktan ang isang tulad niya. Ang matandang babae ay tumingin kay Dexter na nagmamakaawa at humiling. Bata, umalis na tayo. Hindi namin kayang masaktan ang mga taong ganyan. Nang marinig ng direktor ang kanyang mga salita, sinenyasan niya ang mga gwardya. Sa isang kisap mata, kamarang ang mga guard at pinigilan silang umalis. I'm so sorry, pero walang sino man sa inyo ang pinapayagang umalis. Ano ang dapat kong gawin kung bumaba si Mayor? Pero ako lang ang naroroon. Kabanata 545. Ininungkahi ng mga nanonood ang lahat ng uri ng ideya dahil alam nilang imposibleng tumakas si Dexter sa ngayon. Young man, you have to behave yourself when you make the acquaintance of the mayor. Ipakita mo ang iyong sinseridad. Tama siya, isa kang ordinaryong mamamayan. Dahil ibibigay mo sa mayor ang iyong mga puna, dapat mong gawin ito sa angkop na paraan. Una sa lahat, purihin mo ang mayor. Pagkatapos nito, ibigay ang iyong feedback ng may kabab ang loob. I'm sure hindi ka tatangkain ni Mayor kung pambabola mo siya. Bagamat narinig ni Dexter ang kanilang mga mungkahi, nanatili siyang tahimik sa tabi ng matandang babae. Hindi nagtagal. Bumaba na ang alkalde. Ang alkalde ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kumpletong set ng tuxedo. Bagamat siya ay nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang hitsura ay nagmumungkahi ng iba dahil siya ay tila isang haggard na senior citizen sa halip. Gayunpaman, ang alkalde ay nagpakita ng isang nakakatakot na presensya at ginawang tahimik ang mga nanonood bilang isang resulta. Noon, nanginginig na sa takot ang matandang babae. Si Dexter lang ang natural na kumilos na parang hindi naman big deal. Sumugod ang direktor at magalang na binati ang alkalde. Mr. Middleton, pasensya na sa abala sa iyo.
Kumaway lang si Jeffrey Middleton at tiniyak sa direktor. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pagkatapos, sinuri niya ang paligid at nagtanong. Maaari ko bang malaman kung sino ang gustong magbigay sa akin ng kanyang feedback? Pagkatapos ng lahat, ang Oakheart City ay pag-aari ng lahat. Marahil ay napalampas ko ang ilang aspeto sa nakaraan. Kaya naman, tunay kong pinahahalagahan ang mga opinyon ng mga kababayan. Siyempre, kung ang nakabubuo na feedback na ibinigay ay kapaki-pakinabang sa Oakheart City. Personal kong gagantimpalaan ang mamamayan para sa kanyang pagsisikap. Gayunpaman, walang sino man sa mga nasa lobby ang sineseryoso ang kanyang mga salita dahil sigurado sila na mababaw lang ang kanyang pagiging magalang. Alam na alam nilang mapapahamak sila kung susundin nila ang kanyang mga tagubilin. Samantala, itinuro ng direktor ang direksyon ni Dexter at sumagot, Mr. Middleton, siya ang gustong magbigay sa iyo ng kanyang feedback. Nang marinig ni Dexter ang pagpapakilala ng direktor ay tumango ito. Tama iyan. Ako ang may feedback, so brace yourself as you're going to get an earful from me. Sinimula ni Dexter ang pag-uusap sa mahinang tono. Kung tutuusin, parang kinukundena niya ang alkalde sa kanyang mga pagkakamali. Napahamak siya. Biglang nabalisa ang lahat dahil sa mayabang na sagot ni Dexter. Sigurado sila na ang alkalde ay mag-aaway kay Dexter dahil sa ugali nito. Tunay nga, sumimangot ang mayor bilang ganti dahil nagulat din siya sa inaste ni Dexter. Bata, bakit hindi mo sabihin sa akin kung tungkol saan ito? Tanong ng alkalde. Sagot ni Dexter. As a mayor, you have no idea what's going on. Sa halip, kinampihan mo ang mga may kasalanan. Sa tingin ko wala kang karapatan maging mayor. Kung sa bagay, isa rin si Jeffrey sa mga alagad ni Dexter. Kaya naman, hindi na nag-abalang magpigil si Dexter laban sa kanya. Dati, sinubukan ng Forest family mula sa Riverdale District na takutin si Dexter sa pamamagitan ng alkalde ng Oakheart City. Kaya naman, inutusan ni Dexter ang makapangyarihang general, si Saul Wolf. Natanggalin ang alkalde noon. Sa huli, inirang ni Saul Wolf si Jeffrey, isa sa kanyang mga disipulo, bilang alkalde ng Oakheart City. Sa madaling salita, si Dexter ang grandmaster ni Jeffrey dahil si Saul Wolf ay isa rin sa mga alagad ni Dexter. Kaya naman, hindi na napigilan ni Dexter ang kanyang galit dahil ang kanyang alagad ang may kasalanan. Gayunpaman, nabigla ang isipan ng mga manunood sa pahayag ni Dexter nang makita nila kung paano niya kinundena ang alkalde ng Oakheart City sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa hindi direktang paraan, ipinahiwatig ni Dexter na si Jeffrey ay halos hindi kwalipikadong maging alkalde ng Oakheart City. Diyos ko, sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa binata na ito na magbitaw ng mga karumaldumal na salita laban sa alkalde? Natural. Nairita si Mayor. Siya ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang cool na rin. Kahit na inis, sumagot si Jeffrey. Bata, kahit na wala pa akong nakakamit ng mga tagumpay, palagi kong ginampanan ang aking papel bilang alkalde ng Oakheart City at buong pusong naglilingkod sa mga mamamayan. Minsan ay hindi ko pinabayaan ang mga nangangailangan. Kung hindi mo mapatunayan ang iyong pahayag, natatakot ako na kailanganin kitang kasuhan ng paninirang puri ngayon. Doon ay itinuro ni Dexter ang mga kasalanang nagawa ni Jeffrey. Ang partik... Ang partikular na ospital na ito ay inuuna ang kita kaysa sa kanilang mga pasyente. Talagang sinusubukan ng mga empleyado ng ospital na pahirapan at takutin ang kanilang mga pasyente. Dapat nating tanggalin ang gayong ospital na may mga masasamang halaga sa lalong madaling panahon. Tama ba? Gayunpaman, ginawa mo ang eksaktong kabaligtaran. Hindi ka nag-abalang i-terminate ang operasyon ng naturang ospital. Sa halip, binisita mo talaga ang ospital at naging bahagi ng kanilang marketing fluff. Nang marinig ni Jeffrey ang sinabi ni Dexter, kumunot ang noo niya at tinanong ang direktor ng ospital. Nagsasabi ba siya ng totoo? Sinubukan agad ng direktor na ipaliwanag ang sarili. Mr. Middleton, nagsisinungaling siya, huwag mo siyang pakinggan.
Ang mga operasyon ng aming ospital ay sinusuri ng mga awtoridad taon-taon. Naisagawa na rin namin ang mga kinakailangang pamamaraan ayon sa batas. Kami ay isang well-regulated na ospital. Gayunpaman, pinutol ni Jeffrey ang direktor sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Mangyaring lakpawan ang mga detalye ng operasyon ng ospital. Sabihin mo sa akin kung nagsasabi siya ng totoo. Ang direktor ay nag-alinlangan ng ilang sandali bago siya nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sumagot. Hindi. Siya ay nagsisinungaling. Kabanata 546. Alam ni Jeffrey na may mali nang makita niyang nag-alinlangan ang direktor. Pagkatapos ay bumaling siya kay Dexter at magalang na sinabi. Binata, sineseryoso ko ang iyong puna. Bubuo ako ng pangkat ng pagsisiyasat sa lalong madaling panahon. Kung nagsasabi ka ng totoo, siguradong gagawa ako ng hakbang laban sa ospital na ito. Nakahinga naman ng maluwag ang mga nanood dahil parang hindi naman sa sanduan ni Jeffrey si Dexter. Napakaswerte ng binata na ito na nakatagpo ng isang palakaibigang mayor. Tumanggo si Dexter at pinayuhan si Jeffrey. Manem, pinakamabuting bumuo ka ng pangkat ng pagsisiyasat sa loob ng 7 araw. Na-curious si Jeffrey nang marinig iyon at tinanong niya. Bakit kailangang sa loob ng 7 araw? Simple lang. Dahil mamamatay ka pagkatapos ng 7 araw. Walang pakialam na sagot ni Dexter. Ano ba naman? Ang mga nanonood na nakadama ng kaginhawaan ay muling nagsikap. Mabait si Mr. Middleton para pakawalan siya. Hindi ako makapaniwala na sinusubukan niyang i-push muli ang kanyang kapalaran. How dare he curse Mr. Middleton? May death wish ba talaga siya? Tuluyan ang nawala ng gana si Jeffrey at walang pakialam na sumagot. Binata, sinusubukan mo ba akong isumpa? Maaari ko bang ituring ito bilang paninirang puri? Minsan pa, walang pakialam na sumagot si Dexter. Cursing you, ikinalulungkot ko, ngunit halos hindi ka kwalipikado bilang isang kalaban ko. Let me ask you this. Nakabisita ka na ba sa Queenstown dati? May nasaktan ka ba? Sayang naman. Parang wala kang ideya na nolason ka. Sa katunayan, mula sa unang pagtitig ni Dexter kay Jeffrey, alam niyang nolason ang huli. Sinadya ni Dexter na iligtas si Jeffrey basta gumanap siya ayon sa inaasahan niya bilang bagong hinirang na alkalde ng Oakwood City. Gayunpaman, kung napatunayan niyang hindi siya karapat-dapat, hahayaan siya ni Dexter at ipaubaya siya sa kanyang kapalaran. Sa kabutihang palad, napatunayan ni Jeffrey ang kanyang sarili na karapat-dapat bilang alkalde ng Oakwood City. Kaya naman, nagpa siya si Dexter na iligtas siya. Halata namang natigilan si Jeffrey sa sinabi ni Dexter. Oo, medyo matagal na akong bumisita sa Queenstown. Kinuha ko rin ang ilang mga outlaw sa kustodiya. Gayunpaman, hindi ako nolason sa anumang paraan dahil wala akong nakitang anumang sintomas. Bilang ganti, umisi si Dexter at muling nagtanong. Bakit ka nasa ospital kung hindi ka nolason? Medyo masama lang ang pakiramdam ko lately. Natukoy na ng doktor ang ugat ng aking sintomas. Ito ay walang iba kundi ang varicose veins. Hindi ako nolason sa anumang paraan. Sagot ni Jeffrey, ang varicose veins ay mga malalang sakit. Imposibleng bigla ka na lang magkaroon nito. Naranasan mo na ba ang alinman sa mga sintomas ng varicose veins bago maglakbay sa Queenstown? Tanong ni Dexter. Napaisip naman si Jeffrey at umiling. Nararanasan ko lang ang mga sintomas pagkatapos ng nakauwi na ako mula Queenstown. Ibig bang sabihin ni Lasso na talaga ako? Binata, anong klaseng gamot kaya ito? To be exact, maldite ka, sagot ni Dexter. Biglang humagalpak ng tawa si Jeffrey at nag-aalinlangang sumagot. Bata, hindi mo naman tinutukoy ang uri ng sumpa na nakikita natin sa TV. Diba, dapat mong ihinto ang pag-aaksaya ng iyong oras sa mga ganitong palabas. Ang isang bagay na parang sumpa ay wala. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang sinabi ni Dexter dahil muntik na siyang mahulog sa sinabi niya kanina. Nagalit ang direktor at kinundi na rin si Dexter. Stop pretending as if you're the expert. Si Mr. Middleton ay bumisita sa hindi mabilang na mga ospital dati.
Kami ay nagkakaisa na sumang ngayon na siya ay naghihirap mula sa varicose vein sa ngayon. Imposibleng sumpa ito. Umiling lang si Dexter at binalaan sila. Napakatigas ng ulo. Kung iyon ang iniisip mo. Huwag mag-atubiling gamutin siya ayon sa paraan ng pagtrato mo sa isang pasyente na na-diagnose na may varicose veins. Narito ang isang head up para sa lahat bagaman. Ang mas maraming mga gamot na isinama sa panahon ng paggamot. Mas komplikado ang sitwasyon sa huli. Habang tinatapos ni Dexter ang kanyang pangungusap sa seryosong tono na may diretsyong mukha. Nagsimulang bumapang sa isip ni Jeffrey ang mga pagdududa. Mukhang hindi naman ako tinatangkang lokohin ng binatang ito. I mean, hindi niya siguro maiisip na bumiyahe ako sa Queenstown at may nasaktan ako doon bago ako bumisita sa ospital. Diba? Not to mention. Tama siya. Ang mga sintomas ay lumitaw kaagad pagkatapos ng aking paglalakbay sa Queenstown. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi umiiral ang mga sumpa sa mundo. Pamahiin lang yan. Bilang isang opisyal ng gobyerno, hindi ako dapat magpalin lang sa mga ganitong alamat. Sumigaw ang direktor ng ospital. Dexter, itigil mo na ang panloloko sa iba. Mukhang sigurado ka na magugulo ako ha. Ayos lang. Kung iyon ang kaso, patutunayan kong mali ka at gagamutan ang kalagayan ni Mr. Middleton dito. Ngayon din, lumingon siya at nag-request. Mr. Middleton, payagan mo akong pretuhin ang iyong kalagayan sa harap ng lahat para mapatunayang inosente ako. Gayunpaman, lumingon si Jeffrey at hinanap ang opinyon ni Dexter. Bata, ano sa tingin mo? Bakit hindi? Walang pakialam na sagot ni Dexter. Lumingon si Jeffrey at sinagot ang direktor. Kung ganoon, gawin natin. Kabanata 547. Kung kayang gamutin ng direktor ang kalagayan ko, iyon ang pinakamagandang resulta. Gayunpaman, kung tama si Dexter at talagang buluhin ng direktor ang mga bagay-bagay, I'll have Dexter take over instead. Baka sakaling maalis niya ang sumpang inilagay sa akin. Nireseta agad ng direktor ang kinakailangang gamot at iniabot sa nurse. Inutusan niya ang nurse na mag-impake ng gamot at ihanda ito ayon sa utos. Samantala, pinahiga niya si Jeffrey sa kama habang ibinulong ang ilalim ng pantalon. Makikita sa buong binti ni Jeffrey ang mga namamaga at magkadugtong na ugat. Nakakakilabot ang eksenang iyon dahil marami ring gasgas sa binti ni Jeffrey. Marahil ay napakamot siya sa kanyang binti dahil sa pangangati na kanyang nararamdaman. Ang lahat ng mga sintomas na ipinahiwatig ni Jeffrey na siya ay nagdusel mula sa varicose veins. Una, nilinis ng direktor ang mga sugat gamit ang alcohol swabs. Pagkatapos ay nag-apply siya ng espesyal na curated gel na ginawa ng ospital upang patahimikin ang mga ugat. Hindi nagtagal. Bumalik ang nurse na may dalang isang bowl ng decoction at iniabot ito kay Jeffrey. Sumimsim siya gaya ng bilin. Samantala, ang lahat ay nakadikit ang mga mata sa magkasalikop na mga ugat sa binti ni Jeffrey. Sa paglipas ng panahon, ang binti ni Jeffrey ay dumanas ng matinding pagbabago sa loob ng 10 minuto. Ang mga ugat sa simula ay lumiit at bumalik sa malusog na hitsura ng mga ugat. Hindi na ito makikitang nakaumbok sa binti ni Jeffrey. Hindi naramdaman ni Jeffrey ang matinding sensasyong naramdaman niya kanina. Matutulog na sana siya habang nakahiga sa kama. Huli, napabuntong hininga ang mga nanonood habang sila ay humanga. Isang sumpa, siguradong nambobola ang binatang yon. No, hindi ako makapaniwala na sinubukan niya talagang buluhin ang buhay ni Mr. Middleton. Sigurado akong hindi na niya bibitawan ang binata. Ipinagmamalaki ng direktor ang kanyang sarili at nagtanong ng retorika. Dexter, ang kondisyon ni Mr. Middleton ay bumuti ng husto. Hindi mo ba ipapaliwanag ang sarili mo? Dahan-dahan lang. After all, this is merely the calm before the storm. Casual na sagot ni Dexter. Bilang ganti, mapangasar na sagot ng direktor. Stop lying. You insolent fool. Sinusubukan mo lang nabilhin ang iyong sarili ng oras upang makatakas. Tama. Naalis ko na ang mga namamagang at magkadugtong na ugat. Sa tingin mo ba talaga?
Bago pa matapos ang pangungusap ng direktor ay napasigaw si Jeffrey sa sakit at napaupo ng tuwid sa kama. Subconsciously, napahawak siya sa binti. Natigilan ang mga tao dahil sa reaksyon ni Jeffrey. Agad namang nagtanong ang direktor. Mr. Middleton, anong problema? Napabuntong hininga si Jeffrey at nagpaliwanag. Ang binti ko, masakit. Parang may lumalamon sa mga ugat ko. Nang marinig ng mga nanonood ang sinabi ni Jeffrey, muli nilang idinikit ang kanilang mga mata sa kanyang binti. Sa totoo lang, umuti na ang kondisyon ng binti ni Jeffrey kumpara sa unang kondisyon nito. Sa katunayan, tila walang mali dito. Gayunman, napagtanto ng isang mapagmasid na nagmamasid kung ano ang mali at sumigaw. Narito, may pasa sa tuhod ni Mayor. Napatingin ang lahat sa direksyon nang marinig ang sinabi ng lalaki. Sa katunayan, may partikular na kapansin-pansing pamamaga ng ugat sa tuhod ni Jeffrey. Oh, God! Anong nangyayari? Ang partikular na ugat niya ay namamaga sa isang nakakatakot na lawak. Parang anumang oras ay sisibog na ito. Tingnan mo, parang may gumagalaw. Tama, parang may uod na naguhukay sa loob ng ugat. Arg! Huli! Tumili si Jeffrey. Masakit. Ang isa pang mapagmasid na nanonood ay sumigaw. Narito, may isa pa sa guya ni Mayor. Tama ka. Ano sa lupa ang nangyayari? Tingnan mo, muling gumagalaw ang dalawang bagay na nagkukulitan. Parang sinusubukan nilang mag-merge. Habang ang mga tao ay nakikibahagi sa kanilang sarili sa mainit na talakayan. Maraming katulad ng mga bagay ang lumitaw ng sunod-sunod. Si Jeffrey ay maghihisteryoso sa tuwing may isa pang bagay na makikita sa kanyang binti. Ang mga nanonood ay tumingin sa takot nang makita nila na ang mga bagay na kumikislap ay may kakayahang gumalaw. Lumipat sila sa iisang direksyon na para bang malapit na silang magsanib. Nanlamig ang mga tinik ng mga nanonood dahil ito ay isang nakakatakot na eksena. Noon ay halos hindi na makagalaw si Jeffrey dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Masakit. Parang may libo-libong langgam sa loob ng aking mga ugat. Iiniinom nila ang dugo ko at nilalamon ang mga ugat ko. Parang sisubog na ang mga ugat ko. H, tulungan mo ako. P, please. Kabanata 548. Nabalisa rin ang direktor dahil hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kakaibang kondisyon. Gayunpaman, pinilit niyang maging mahinahon sa harapan dahil ayaw niyang maunahan siya ni Dexter. H, huwag kang mag-alala. Mr. Middleton, normal lang. Asikasuhin ko ito kaagad. Nurse, kuhaan mo agad ako ng pampakalma at kugulan. Nang marinig ng nurse ang utos ng direktor, dali-dali siyang pumunta sa batika para kunin ang mga hinihinging gamit. Samantala, ang dalawa sa mga kumikislap na bagay ay pinagsama sa isa. Habang tumatagal, lumalawak ito sa ilalim ng balat ni Jeffrey. Sa huli, ito ay bumulala sa binti ni Jeffrey. Tumalsik ang dugo sa kanyang binti na may itim na bagay. Kaagad, ang mga mata ng nanonood ay nakadikit sa bagay na nakaitim. What the hell, what on earth is this? Patayong bar. Mukhang isang uri ng uod, teka. Ito ay isang pulang kulay na uod. Parang ito ang mga bagay na gumugulo sa binti ni Mayor. Sigurado ako na ito ang salary na nagpapahirap sa Mayor. Diyos ko, may uod sa ugat ni Mayor. Grabe yan. Nagkakaroon ako ng goosebumps sa pamamagitan lamang ng pag-iimagine nito sa aking isipan. Ito siguro ang pinagmula ng sumpa. Lahat, lumayo sa mga uod. Agad namang nagsitakas ang mga nakamasid at napagmasdan mula sa malayo nang malaman nilang ang bagay sa lupa ay walang iba kundi isang isinumpang uod. Habang pumuputok ang mga ugat ni Jeffrey ay nag-hysterical siyang sumigaw dahil hindi niya siguro kakayanin ang sobrang sakit na nararamdaman. Hindi nagtagal, nawalan siya ng malay sa kama. Sa wakas, bumalik ang nurse dala ang mga hiniling na gamit. Ipapahid na sana agad ng director ang sedative at kugulan. Gayunpaman, pinahinto ni Dexter ang director sa nick of time at kinundin na siya. Gusto mo bang patayin si Jeffrey? Sinabi ko na sa iyo na huwag mag-apply ng anumang gamot. Tama ba? Kung mas maraming gamot ang inilalapat mo sa buong paggamot,
mas magiging komplikado ang kanyang kondisyon. Ang mga WOD ay lubhang sensitibo sa mga uri ng droga. Nang marinig ng direktor ang sinabi ni Dexter, malapit na siyang masira. Mapahamak siya kapag namatay si Jeffrey sa kanyang ospital. Sa katunayan, maaari niyang hilahin ang mga miyembro ng kanyang pamilya kasama niya. Kaya naman, nagpasya siyang isantabi muna ang lahat at nakiusap kay Dexter. Dr. Cruz, mangyaring iligtas si Mr. Middleton. Pakiusap, hindi ko siya maipapasa sa aking ospital. Huminga ng malalim si Dexter at inutusan. Go get me a few strands of strings. Ha? Napatulala ang lahat nang marinig ang sinabi ni Dexter. Ililigtas niya ang mayor ng ilang hibla. Siguradong nagbibiro siya, diba? Sabay ulit na sabi ni Dexter. Hindi namin maaaring payagan ang mga kumikislap na uod na ito na magsanib sa isa. Kung hindi, mamamatay si Jeffrey dahil sa sobrang pagdurugo. Kapag nangyari iyon, kahit ang Diyos ay hindi na siya may iligtas noon. Kailangan natin ang mga string upang harangan ang mga ugat at pigilan ang mga uod pansamantala. Galit na sumigaw ang direktor at inutusan ang nurse. Bilisin mo at kunin mo agad. Mabilis na lumapit ang nurse at bumalik na may dalang ilang hibla ng kwerdas. Agad na tinali ni Dexter ng mahigpit ang mga tali sa binti ni Jeffrey upang pansamantalang hindi damaloy ang dugo. Tulad ng inaasahan, ang mga uod ay hindi na maaaring magsanib sa isa dahil hindi sila makakapaglakbay sa mga string. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Dexter nang makontrol na niya ang lahat. Inutusan niya ang direktor. Go get me some sulfur. Ang mga isinumpang uod ay higit na natatakot sa asupra. Nang marinig ng direktor ang sinabi ni Dexter, dali-dali siyang pumunta sa botika at bumalik na may dalang sulfur. Inabot niya ito kay Dexter. Sinabuyan muna ni Dexter ng sulfur ang mga isinumpang uod na nasa lupa na kanina pa na-eject. Nang makatagpo ng asupra ang sinumpang uod, namimilipit ito sa sakit, sa loob ng kalahating minuto. Sumabog ito sa mismong lugar. Tumalsik ang dugo kung saan-saan dahil dito dahil kanina pa ito umuubos ng dugo ni Jeffrey. Agad na nilagyan ni Dexter ng asupra ang mga uod sa loob ng binti ni Jeffrey. Lumingon siya at sinulyapan ang direktor nang matapos siya. Tumigil ka sa pagtayo. Halika at tulungan mong pigilan ang pagdurugo. Dumudugo pa pala ang putok na ugat kanina habang nagsasalita sila. Tumango ang direktor at agad na sumugod. Inutusan niya ang nurse na kumuha sa kanya ng isang pares ng forceps at ilang gasa upang ibalot ang sugat. Hindi na siya naglakas loob na mag-apply ng kahit anong gamot dahil natatakot siyang mapuko muli ang mga isinumpang uod. Sa loob ng 5 minuto, itinigil na ng direktor ang pagdurugo. Kimala, nawala ang mga isinumpang uod sa loob ng binti ni Jeffrey dahil sa sulfur na inilapat ilang minuto ang nakalipas. Wala na silang makita kahit saan. Gayunpaman, namamaga muli ang mga ugat sa binti ni Jeffrey. Sa madaling salita, bumalik ito sa dati nitong kondisyon. Pinunasan ng direktor ang kanyang pawis at ipinatong ang nanginginig na mga kamay sa pulso ng alkalde para tingnan ang pulso nito. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat. Nakaramdam siya ng ginhawa at tumingkayad siya sa lupa para makahinga. Basang-basa siya sa pawis dahil sa nakakakilabot na karanasang dinanas niya ilang sandali lang. Sa wakas, dahan-dahang iminulat ni Jeffrey ang kanyang mga mata nang magkamalay siya. Pinagmasdan niya ang paligid at sa huli ay bumagsak ang tingin niya kay Dexter. Kabanata 549. Ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling iyon ay ang mga isinumpang uod. Hindi makapaniwala si Jeffrey na may isang sinumpang uod talaga ang umiral sa mundo. Natuwa siya dahil sa wakas ay nakatagpo na siya ng taong kayang magligtas sa kanyang benefactor. Naupo ng tuwid ang worked up na si Jeffrey at hinawakan ang kamay ni Dexter na parabang natatakot siyang tumakas ang huli. Sir, iligtas niyo po ang aking benefactor. Please. Sa sobrang trabaho niya, nakalimutan niya ang masakit na sensasyon na naramdaman niya. Huli, nataranta ang mga nanonood sa sinabi ni Jeffrey. Hindi nila maisip ang ugnayan ni Dexter at ng benefactor ni Jeffrey. Hindi pa nga siya lumalabas sa kagubatan at iniisip niya pa rin ang kanyang benefactor sa ganitong kritikal na yugto. Nataranta rin si Dexter.
Ang iyong benefactor ay kagad. Paliwanag ni Jeffrey. He's a government official also. But his identity has to be kept confidential. 10 taon na ang nakalilipas. Ipinadala siya sa Queenstown upang imbestigahan ang isang mahiwagang insidente. Gayunpaman, mula nang bumalik siya mula sa Queenstown, nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Nabisita na namin ang lahat ng uri ng mga espesyalista noon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang magagawa tungkol dito. Sa kalaunan, siya ay naging isang vegetative na pasyente. Naniniwala ako na moldita rin siya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit walang sinuman sa mga doktor ang nakagamot sa kanya. Sir, ikaw lang ang makakapagligtas sa benefactor ko. Siya lang ang nakakaalam ng resulta ng investigasyon. Kailangan namin siya at ang resulta ng kanyang pagsisiyasat dahil ang resulta ng kanyang pagsisiyasat ay maaaring makaimpluwensya sa kapakanan ng Eurasia. Parang may nasa isip si Dexter nang marinig ang sinabi ni Jeffrey. Sa huli, tumanggo siya at nagpahayag ng kanyang pagsang-ayon. Ang mga paraan upang ilagay ang gayong tradisyonal na sumpa ay isang taybak na may 2 talam. Kung ang mga taong walang kabuluhan ay kukuha ng kanilang mga kamay, ito ay magsasapanganib sa kapakanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, ito ay magiging isang makapangyarihang kasangkapan upang protektahan ang bansa kung sakaling makuha ni Dexter ang kanyang mga kamay sa mga pamamaraan upang maglagay ng ganoong tradisyonal na sumpa. Kaya naman, determinado si Dexter na makuha ang kanyang mga kamay sa mga nasabing pamamaraan. Tumanggo siya at tiniyak kay Jeffrey. Pag-uusapan natin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, harapin natin ang mga isinumpang uod sa loob ng sistema mo. Gayunpaman, pinigilan ni Jeffrey si Dexter at hiniling. Sir, please promise me, kailangan mong iligtas ang aking benefactor. Ang aking kaligtasan ay tila hindi gaanong mahalaga kumpara sa kanya. Kahit anong mangyari sa akin, madali akong palitan ng iba. Gayunpaman, ang aking benefactor ay ang tanging nakakaalam ng katotohanan ng misteryosong pangyayari. Kailangan mo siyang iligtas. Habang naantig si Dexter sa sinabi ni Jeffrey, sumagot siya ng isang napakatamis na ngiti. Sige, natutuwa akong marinig yan. Bihira lang makatagpo ng mga tapat na opisyal ng gobyerno na tulad mo. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako at titingnan ang iyong benefactor kapag nakalaya na ako. Pansamantala, mayroon akong ilang mga bagay sa aking plato. Kung tutuusin, ang bagay ni Lacey ang magiging utmost priority ni Dexter. Kinailangan nilang kunin ang Reagan Pharmaceutical sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, kinailangan ni Dexter na ipanalo ang mga mula sa Reagan Pharmaceutical sa kanilang panig. Naiisip ni Jeffrey na si Dexter ang nagsasalita tungkol sa pagtatapos ng operasyon ng ospital. Agad niyang sinigurado kay Dexter. Mr. Cruz, huwag kang mag-alala. Magpapadala agad ako ng team. Ipapaimbestiga ko sa kanila ang Griffin General Hospital sa lalong madaling panahon. Kung may mali sa ospital, tiyak na ay terminate ko ang operasyon ng ospital. 2/3. Nang marinig ni Dexter ang sinabi ni Jeffrey, lumingon siya at sinulyapan ang direktor ng ospital. Bakas sa mukha ng direktor ang nakakatakot. Tila siya ay may edad na higit sa 10 taon sa loob ng ilang oras. Sa huli, hindi niya naipagtanggol ang kanyang ospital. Tanong ni Dexter, I believe a patient with the name of Laura is here. Right. Nandito ako para sa kanya. Sagot ng direktor, sure. Magpapadala ako ng isang tao para kunin siya kaagad. Nurse, kunin mo agad ang pasyente na may pangalang Laura. Noon, ang nurse ay nahulog na sa mabagsik na ikot ng kawalan ng pag-asa dahil ang mga bagay ay muling nagbago. Sa wakas, bumalik sa katinoan ang nurse habang inuulit ng direktor ang kanyang sarili. Tinuro niya ang matandang babae na ipinagtanggol ni Dexter noon at sinabing, Sir, siya po si Laura. Nawala na sa sarili sa proseso ng pag-iisip ang matandang babae habang sinusubuan niya si Dexter dahil sigurado siyang hindi pa niya nasagasaan ang binata sa harapan nito. Hindi niya maiisip ang dahilan ng pagbisita ni Dexter. Samantala, nagulat din si Dexter. Nagkataon lang, lumapit siya sa tabi ni Laura at binati.
Hello, Madam. Hayaan mo akong magpakilala. Ako ang bagong hinirang na supervisor ng Reagan Pharmaceutical. Ang pangalan ko ay Dexter. Dexter Cruz. Dumaan ako ngayon sa ngalan ng kumpanya para bisitahin ka. Nang marinig ni Laura ang kanyang mga sinabi, lubos siyang nabigla dahil hindi niya inaasahan na ganoon pala kababata ang kanilang bagong hinirang na supervisor. Napaka down to earth at binata. Kabanata 550. Hindi siya makapaniwala na nagpa siya ang kanyang supervisor na pumunta para bisitahin ang isang hamak na empleyadong tulad niya. Halata namang nabigla si Laura. Maraming salamat po, sir. Kumaway si Dexter at tiniyak. Bukod dyan, please allow me to express my utmost apology. Ikaw ay isang tapat na empleyado ng kumpanya sa nakalipas na 2 dekada. Sigurado akong nagkaroon ka ng ganitong sakit dahil sa sobrang dami ng trabaho. Tiyak na sakupin ng kumpanya ang iyong mga medikal na bayarin dahil bahagi ito ng aming mga responsibilidad. Gayunpaman, ang dating supervisor ng kumpanya ay tinalikuran ang iyong kapakanan upang masiyahan ang kanyang sariling kasakiman. Mangyaring payagan akong humingi ng paumanhin sa ngalan ng nakaraang supervisor. Huwag kang mag-alala. Nasa iyo ang aking mga salita. Tiyak na sasagutin ng kumpanya ang mga potensyal na gastusin na maaari mong makuha sa buong paggamot mo. Ano? Halos mapaiyak si Laura sa sobrang kaba dahil sa pagiging mabait ng bagong hirang na supervisor. Ang totoo, ang sakit niya ay hindi bunga ng sobrang kargada sa trabaho. Kaya naman, ayos lang kahit hindi pinapansin ng kumpanya ang kanyang kapakanan. Gayunpaman, nagpa siya si Dexter na ipasok ang kanyang ilong sa kanyang negosyo at inuri ang kanyang kalagayan bilang resulta ng labis na kargada sa trabaho. Nagalok pa siya na tustusan ang mga posibleng gastusin. Sa kaibuturan niya, itinuring niyang si Dexter ang pinakamagaling na employer na nakasama niya sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi nais ni Laura na tanggapin ang isang bagay na hindi niya nararapat. Sir, nakikita ko kung saan ka nanggaling. Pero ang kalagayan ko ay hindi resulta ng sobrang dami ng trabaho. Sa katunayan, alam ko kung gaano kahirap ang mga bagay para sa kumpanya sa ngayon. Ayokong mabigitan din ang kumpanya. Sa seryosong tono, sumagot si Dexter. Madam, kung tatanggihan mo ang aming paghingi ng tawad, ibig sabihin ay ayaw mo kaming patawarin. Nagpatuloy si Dexter ng ilang oras at sinubukan ang lahat para hikayatin si Laura. Sa huli, sumuko si Laura kay Dexter at nagpa siya natanggapin ang kagandahang loob ng kumpanya. In the end, Dexter offered, Madam, doctor din po ako. Mangyaring payagan akong kunin ang iyong pulso upang maaaring masuri ang iyong kalagayan. Nang marinig ni Laura ang alok ni Dexter, lumapit ito sa kanya at ipinakita ang kanyang pulso. Hindi nagtagal, si Dexter ay nagkaroon ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha nang inilagay niya ang kanyang mga daliri sa pulso ni Laura at inisip kung ano ang nangyayari. Galit siyang sumigaw. Sino ang dumadalo na manggagamot para sa matandang babae dito? Lumapit ang isang kulot na medyo may edad na doktor at sinabing, Ako ang kanyang dumadalo na manggagamot. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong uri ng sakit ang mayroon siya? Tanong ni Dexter sa agresibong tono. Sumagot ang kulot na doktor. Ito ay talamak na coronary heart disease. May masamang tingin sa mukha ni Dexter. Sumigaw siya at nagbabala. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sabihin sa akin ang totoo. Anong klaseng sakit meron siya? Sa huli, natakot ang kulot na doktor sa nangingibabaw na presensya ni Dexter. Nasa bingit na siyang masiraan ng loob at sinabi sa kanya ang katotohanan ng hindi sinasadya. Ito ay myocarditis. Ano? Biglang nagalit ang mga nanonood. Ano ba? Ang isang karaniwang myocarditis ay na-diagnose bilang acute coronary heart disease. Wala ba silang kahihiyan? Tama iyan. Ang myocarditis ay madaling gamutin. Hindi ito nagkakahalaga ng higit sa 500 kahit na. Gayunpaman, ang talamak na coronary heart disease ay nangangailangan ng mga pasyente na dumaan sa isang serye ng operasyon. Maaaring umabot ito ng 100,000. Hindi ako makapaniwala. Handa silang gawin ang anuman at lahat para kumita.
Nabalitaan ko na ibinenta ng pasyente ang kanyang bahay para mangolekta ng kinakailangang halaga. Sa totoo lang, hindi naman kalabisan na sabihing binaligtad nila ang buhay ng pasyente. Hindi na namin maaaring payagan ang mga hindi makataong medical na practitioner na manatili sa industriya ng medikal. Mapahamak silang lahat. Dapat nilang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa likod ng mga bar. Si Laura, na nasanay na sa lahat ng uri ng paghihirap, ay hindi na rin napigilan ang kanyang kalmado. Ano? May kardetes lang ba? Kay kaawa-awa kang bastard. Muntik na akong tumalon sa gusali para iligtas ang anak ko sa hirap sa pagkolekta ng kinakailangang halaga. And nakakahiya ka sa mga doktor. Hindi na rin napigilan ni Jeffrey ang kanyang galit. Ito ay kabalbalan. Naniniwala ako na alam mo kung ano ang nakalaan para sa iyo. Tama ba, direktor? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa lahat? Namutla ang mukha ng direktor. Kumaway siya at tiniyak kaagad sa kanila. Hindi, wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Damn it! Paulit-ulit kong sinabi sa inyo. Ang kapakanan ng ating pasyente ang dapat nating alalahanin. Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Dahil nasangkot ka sa mga ilegal na aktibidad. Dapat mong pasanin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Wala itong kinalaman sa ospital. Noon, nanginginig na sa takot ang kulot na doktor. Kung tutuusin, maituturing lamang siyang kasabuat ng ospital kung papasanin ng ospital ang responsibilidad. Makulong lang siya ng ilang taon sa mga bar kung ganoon ang kaso. Gayunpaman, kung siya mismo ang magdadala ng mga kahihinatnan, kakailanganin niyang bumugol ng hindi bababa sa 2 dekada sa likod ng mga bar. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili niya kaagad. Sir, mangyaring huwag subukang tanggihan ang iyong responsibilidad. Kung tutuusin, ito ay palaging bahagi ng tradisyon ng ospital. Hindi ba? Ito ay palaging kung paano namin nabuo ang aming mga kapalaran. Sa katunayan, ikaw ang nakaisip ng ganoong ideya. Nakagawa ka rin ng kayamanan sa pamamagitan ng ganoong paraan. Tama ba? Biglang nabalisa ang direktor at naghisteryoso na sumigaw. Shut your mouth this instant. Tigilan mo na ang paninirang puri sa akin.